Shaitanur Rajim, Bismillahir Rahmanur Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillahi wasalatu wasalamu Allah Rasulillahi, Ashadu Allah ilaha illallah, Ashadu Anna Muhammad Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Eh, bakit po kayo nakatayo? Opo tayo. Opo, Bismillah. Opo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa atin pong mga kagalang-galang na panauhin, sumayin niyo po ang kapayapaan at pagpapala at ang awa ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Opisyal na po nating binubuksan ang ating hybrid public hearing ng Komite ng Public Information at Mass Media ukol po sa organizational structure at mandato ng Movie and Television Review and Classification Board o ang MTRCB. Base sa mga sumusunod na panukalang batas, ito po sila, Senate Bill Number 965, Enhancing the Capabilities, Mandate and Organizational Structure of MTRCB. Ito po ay panukala ng atin pong minamahal at dugo ng hari ng pelikulang Pilipino, Senator Grace po. At ang pangalawa naman pong Senate Bill Number 1063, Video and Online Games and Outdoor Media Regulation Act, mula naman po sa ginagalang po natin, ang Einstein po ng Senado, ang dati pong Mayor ng Valenzuela, Senator Win Gatchalian. At ang Senate Bill Number 1178, Reforming the Mandate of the Movie and Television Review Classification Board. Galing naman po sa atin pong sinasaluduhan na dating mayor ng Tagaytay, Senator Tolentino, Francis Tolentino. Bago po tayo magsimula, nais ko pong ipakilala ang kasama po nating senador ng aking pong idolo, ang nagbigay po ng napakagandang image ng Cavite. At siya po ang, ako po ay tagahanga niya noon pa sa pelikulang Pilipino, lalo po ngayon sa kanyang bodybuilding, ang atin pong agimat, Senator Bong Revilla. Senator, magandang umaga po. Good morning. At kasama din po natin ang nagbigay naman po sa akin ng break, ang talaga pong masasabi nating anak ng masa, ang hinahangaan po naming dalawa ni Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada. Boss, wala po kayong sound, boss. Magandang umaga sa iyo, sa aking kaibigan, Senator Padilla, at sa lahat po ng nandyan ngayon. Good morning. Isa pong malaking pagpapala po itong araw na ito sapagkat buhay na buhay po ang show business ngayong oras na to. Bagamat meron po tayong mga hindi pinagkakasunduan na mga opinyon at mga pinaniniwalaan, pero sa tayo pong lahat ay nagmamahal sa pelikulang Pilipino. Nakakatuwa po, nandito rin yung ating dalawang senador na talagang araw-araw po, alam niyo po, na kami nagtatagpo dito sa Senado, ang lagi namin pinag-uusapan kung paano natin bubuhayin muli ang pelikulang Pilipino. At kasama din po natin ang kanyang, ito, idol ko din po ito, ang kanyang bisyo ay magserbisyo, Senator Bongo. Senator Bongo? Nandiyan po yan. Siguro ay meron lang kausap. Ito pong si Senator Bongo, hindi po nangawalan ng kausap to sa telepono. Yun po, atin naman pong binabati po lahat muli ang ating mga resource person na online din, na tinatawagan po natin ang ating secretary, Binibining Bernardine Mahinay, para kilalanin po lahat ang ating po mga bisita ngayong araw na ito. Thank you, sir.
Good morning. From the Movie and Television Review and Classification Board, or MTRCB, we have its chairperson and CEO, Ms. Jarela Maria Lala Soto Antonio. Good morning, ma'am. Together with her are board members, Attorney Paulino E. Casas Jr. and Attorney Cesar Strait Pareja. Good morning. Morning. From the DICT, Mr. Chair, we have virtually present is Secretary Ivan John Uy, together with Mr. Aldin Emil De Leon. From the National Telecommunication Commission, we have Engineer Alvin Blanco. Morning, sir. Chief of the Broadcast Services Division. From the Office of the Solicitor General, we have Senior State Solicitor, Solicitor Lillian Abenohar. And virtually, she's with Senior State Solicitor Ruben Ison Jr. and June Abigail De La Cruz. From the Armed Forces of the Philippines, we have Lieutenant Colonel Mark Espiritu, PA, and Captain Cheryl Villarta Igay, virtually present too. From the National Commission for Culture and Arts, also virtually attending are Mr. Butch Ibanez and Mr. Renzo Polanco. From the media networks, we have the President of the Directors Guild of the Philippines, President Edward Mark Maley. Morning, sir. From the Actors Guild of the Philippines, it's President Ms. Imelda Papin, together with Ms. Ruby Flores Arcelia. From the Development Council of the Philippines, virtually attending is Ms. Genevieve Lopez, Program Officer for Cinematech Operations and Ratings, and Ms. Rachel Villaluna, Lead Officer for Legal Policy and Research Unit. From Viva Entertainment, we have its President and COO, Mr. Vincent Del Rosario. Morning, sir. Together with Ms. Valerie Del Rosario, SVP Content Production. Attending virtually from Reality MM Studios. Oh, we have invited Mr. Ronald Monteverde, but he's not online yet, sir. We also have the ABS-CBN TV production head, Mr. Lorente Jogi. From GMA Network, with us are Ms. Mildred Garcia, Assistant Vice President for Program Management Department, Mr. Legrand Tulod, and Attorney Rolando Rafael. From the Advanced Media Broadcasting System, AMBS, virtually representing Ms. Maribeth Tolentino is Attorney Timothy Joseph Mendoza, Chief General Counsel, and Mr. Ronaldo Manlapig. From AQ Prime, we have Artist Manager Mr. Greg Colasito, virtually attending, and from the Council for the Welfare of Children, we have Attorney Rafael Ricalde. And also we have Mr. Eric Madi, producer, Reality MM Studios. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po sa ating binibining sa COMSEC. At bago po ako magbigay ng ating opening statement, hihingin ko muna po bilang pagpupugay po sa aking mga senior at tunay pong nakakaalam dito po sa Senado. Magbibigay pugay po ako sa aking mahal na idol, Senator Bong Revilla, sa kanya pong opening statement. Good morning, everyone present here today in this very important hearing. Salamat sa aking kasamahan at sa ating napakasipag na chairperson, Robin Hood Padilla. Talaga naman yung pagmamalasakit niya sa industriya. Tama kayo, palagi namin pinag-uusapan kung paano namin tutulungan ang industriya natin para maibalik natin sa dati. Halos araw-araw tuwing mag-usap kami nila Senator Jinggoy, so we will do everything. Alam naman nating lahat na ang entertainment industry ay napakalapit po sa aking puso. Ito ang industriya ang aking kinalakihan at humubog sa aking pagkatao. Itong industriyang ito ang bumuhay sa akin at sa aking pamilya. Ganon din kina Senator Robin, Senator Jinggoy, Senator Grace Lapid. Kaya naman ang aming pagmamahal at pagpapahalaga sa industriyang ito ay tunay namang
walang kapantay. MTRCB is one of the most important pillars in the entertainment industry. Any move to strengthen and empower it to ensure that the viewing public will be given not only quality films and shows, but also appropriate and accurate is truly a step in the right direction. This proposed legislation is imperative for us to continuously adapt to changing demands and trends of the industry. Sa huli, anumang obra ay kailangan pa rin tumalima sa mga alituntunin. Art, in all its glory, should always bend in accordance with set rules and guidelines in order not to offend and certainly not to tarnish reputation and image. Lumilikha tayo ng sining hindi lamang upang makapagbigay aliw dahil kasama rin dyan ang ating masidhi at nag-aalab na mitiing bigyang karangalan ang ating bayan. Kaya naman, ang aking pasasalamat sa ating chairperson sa pagpapatawag ng pagdinig na ito. I look forward to a very fruitful discussion with all of you today and I hope that this results in the much-needed legislation. And tunay na kailangan natin bigyan ng ngipin ang batas dahil alam natin ang lawak ng impluensya ng sining sa pinaglinang ng kaisipan at paghubog ng pagkatao ng mga kabataan. Habang gumagawa tayo ng mga pelikula at palabas, hindi dapat natin makalimutan na alagaan ang moralidad at kagandang asal ng taong bayan. Huwag nawa ito masamain at ituring lamang na pagsisiguro doon ng Estado na hindi naman sasaula-ulain ang sining. We are doing this so that our children's minds will not be polluted and corrupted. Our duty is to enrich them, not to poison their minds. So muli, maganda umaga po sa ating lahat. Thank you, Mr. Chairman. Senator Robin, thank you. Maraming salamat po, Senator Bong Revilla. Napakaganda po ng inyong panimulang mensahe. Mabuhay po kayo. Atin naman pong pakinggan ang amin pong maituturing na isa po sa aming adviser dito sa Senado. Siya po ay naging producer ko din po noong ako po ay noong araw ho ako gustong-gusto ko ding maging producer. Siya ho yung unang-unang nagbigay sa akin ng break. Senator Jinggoy Estrada. Senator, ang inyo pong panimulang mensahe. Maraming salamat, Senator Robin Hood. At binabati ko rin ang aking kakosa, Senator Bong Revilla. At sa lahat po ng narin ngayon, magandang umaga. Una-una, binabati ko ang ating kaibigan, ang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, walang iba kundi si Senator Robin Hood Padilla, sa pagdaraos ng pagdinig na ito tungkol sa paano kalang magpapalawig ng kapangyarihan ng MTRCB at tutulong sa ahensya upang makasabay sa mga pagbabago sa industriya ng pelikula, bunsod ng mga makabagong teknolohiya at streaming at digital platforms. Bilang isang kasamahan sa industriya ng pelikulang Pilipino, bilang producer at alagad ng sining Pilipino, kaisa po ako ni Senator Padilla sa kanyang layunin na matulungan ang minamahal nating industriya ng pelikula at telebisyon at maibalik ang sigla at kislap nito gaya ng panahon ng golden age of Philippine movies. Nais natin matulungan makabangon ang industriya mula sa pagkakadapa sa sunod ng pandemya, mahabang panahon ng pagsasara ng mga sinehan at pagdagsa ng pelikulang banyaga. Hangad natin na maging instrumento ang kumiting ito sa pagtutulungan ng mga stakeholders, pagsasama-sama ng mga idea at solusyon
at pagsasanipwersa ng iba't ibang sektor mula sa pamahalaan, asosyasyon ng mga artista, mga producer, mga creative workers, theater owners, streaming platforms, at mga manunod upang maitaguyod ang sariling atin, tangkilikin at ipagmalaki ang gawang Pilipino at kulturang Pilipino. Maraming maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Jinggo Estrada at Senator Ramon Bong Revilla Jr. Maraming salamat po, mga manong. At nandiyan na po ba si Senator Bongo? Senator Bongo? Habang inaantay po natin si Senator Bongo, akin din pong susundan ko lamang po ng konting pahayag din yung mga nasabi po ng aking mga manong. At nasabi na rin po nila yung karamihan, kaya hindi ko na po sasabihin pa yung iba dahil mahirap na pong pantayan yung napakagandang talumpati. Ito na lang po ang aking idadagdag. Halos 4 na dekada na simula ng malikha ang MTRCB sa bisa ng Presidential Decree number 1986. Simula nang mabuo ang regulatory board na ito, hindi na lamang sa telebisyon, pelikula at optical media na tanging sinasaklaw ng batas ang maaaring panuoran ng mga Pilipino. Hindi man lamang po nabanggit ang salitang internet at online sa nasabing batas. Nakakalungkot man na pag-iwanan na po ang MTRCB sa pagsasala ng mga naglipanang audiovisual media at content sa makabagong plataforma at moda ng panonood. Tulad po ng inihain ng Senate Bill No. 1063 na inakda ni Senator Win Gatchalian, ating pong pag-uusapan ang pagpapalawig ng mandato para sa regulatory powers ng MTRCB sa mga video and online games na nahuhumaling po ang higit na 43 milyong Filipino gamers. Kasama na rin dito ang outdoor media tulad ng billboards at iba pang material para sa advertising na makikita po sa pampublikong lugar na naglalakihan po ito diyan, lalo na po sa EDSA. Bukod dito, atin pong pag-uusapan ang Senate Bill No. 1178 na inihain ni Senator Francis Tolentino na layuning isama sa tungkulin ng MTRCB ang pagbibigay klasifikasyon sa mga palabas mula sa streaming online platforms at siyempre pa, on-demand online streaming services na sikat sa kasulukuyan tulad ng Netflix, Hulu, Disney+, Apple TV, NBC's, Peacock at HBO Max. Sa atin pong pagpapalawig ng tungkulin ng MTRCB, dapat naman po na makasabay ang kapangyarihan at kapasidad nito na nakasama sa nilalaman ng Senate Bill No. 965 ng dating tagapangulo ng komiting ito, Senator Grace po. Tampok dito ang panukala na bigyan ng kapangyarihan ng MTRCB upang magdinig at magresolba ng mga kasong administratibo sa mga lalabag ng PD 1986, magpataw ng multa at parusa at magpalakas ng kapasidad ng pamunuan at istruktura ng organisasyon. Ang ating pong layunin sa araw na ito ay siguraduhin na mariin at epektibo ang ating patnubay sa mga manunood, lalo na sa ating mga kabataang nasa murang edad at bubot pa ang kamalayan. Mula sa mga palabas at audiovisual media, sa anumang moda, forma at plataforma. Uulitin po natin, hindi po censorship ang nais natin. Hindi tayo kalaban ng malaya at malikhaing sining, bagkus tayo ay kakampi ng matalinong panunood laban sa hindi katanggap-tanggap na media tulad ng immoral, mahalay, mga paniniwalang laban sa batas at moralidad ng lipunan at siyempre pa ang tampok na ikinababahala ng inyong lingkod, paninira sa reputasyon at dignidad ng ating inang bayang Pilipinas. Sa puntong ito, atin na pong sisimulan ang ating talakayan bilang panimula po
nais po nating hingan ng paunang mensahe. Salita ang ating chairperson po ng MTRCB, si Ginang Lala Soto Antonio. Nasa inyo na po ang intablado. Maraming salamat po, Senator Robin Hood Padilla, Mr. Chairman, Senators Senator Buong Revilla, Senator Bongo, Senator Jinggoy Estrada, and Senadora Grace Poe, distinguished guests, ladies and gentlemen, a pleasant morning to you all. Foremost, allow me to thank you for the time given to the Movie and Television Review and Classification Board to share our position on the proposed bills filed by our good senators amending the MTRCB Charter. We welcome the move to amend the charter of the MTRCB as it will allow the agency to adequately adapt to changes in technology and the ever-evolving needs of the viewing public and our other stakeholders. We extend our gratitude to the Honorable Francis Tolentino for filing Senate Bill Number 1178 and his proposal to extend the MTRCB's mandate to cover online streaming services. We agree with the proposition to expand the jurisdiction and mandate of the MTRCB to include online streaming platforms in order to rectify the serious regulatory gaps that tip the scales in favor of revenue generation at the expense of viewer protection. Secondly, Senate Bill 1063 proposes to expand the powers and functions of the MTRCB to include outdoor media and video and online games. Our appreciation goes to Senator Win Gachalian for this proposal. With regard to the outdoor media, the MTRCB respectfully believes this is already sufficiently covered by our existing charter, particularly Section 3B, thereof, which explicitly grants the MTRCB the power to screen, review, and examine all motion pictures as herein defined, television programs, including publicity materials such as advertisements. With regard to video and online gaming, the MTRCB believes in the necessity to regulate video and online games to protect the safety and well-being of the youth. However, we humbly submit that this sector may be better regulated by a different government entity, such as the Department of Information and Communications Technology, or a new agency which may be capacitated to review content in the context of ICT. We believe the skill set and technological requirements involved in reviewing and rating video and online games are vastly different from those required to review movies and television programs. As such, reviewing them will require extremely extensive capacitation efforts, not only by the board members who will be performing the review, but the agency as a whole. Senate Bill Number 965 proposes the expansion of the powers and functions of the MTRCB, as well as an enhancement to its organizational structure. We wish to express our sincere appreciation to Senator Grace Poe Liamansares for this bill. As a former chairperson of the board, she truly recognizes the needs of the agency and the demands of our constantly changing media industry. As you are aware, the MTRCB has submitted its version of proposed amendments, and we have adopted proposed provisions similar to those in Senator Poe's bill, particularly with regard to the agency's organizational structure, resolving administrative cases, and the flexibility to utilize its revenues. On behalf of the MTRCB, thank you for allowing us to share our voice. We are one with the Philippine Senate in providing a safe viewing experience for all Filipinos. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Chairperson Lala Soto Antonio. Ngayon naman po, papakinggan po natin ang dugo ng hari ng pelikulang Pilipino
ang nag-iisang bandera po ng industriya ng pelikulang Pilipino para maging pangulo ng Pilipinas, Senator Grace po. Ma'am Grace, ang ganda pa naman ng introduction ko, ma'am. Yan. Ma'am Grace, mabuhay po, Senator. Isang magandang umaga po sa inyo. Good morning, Mr. Chair. Sorry, nahirapan ako pumasok kanina dun sa link na nabigay sa akin, but I'm here now. Good morning to our fellow senators as well as our resource persons. Inaabangan po namin lahat, Ma'am Senator Grace po, ang inyo pong opening statement. Hindi nyo po narinig yung aking introduction eh. Maganda ba? Sorry, Ulitin ko po. Take two. Total, nandito lahat ng director. Direct. Action. Apo. Ang nag-iisang bandila po, bandera ng pelikulang Pilipino para maging pangulo ng Pilipinas, Senator Grace po. Ano, wag mo ipapasa sa akin yung mga dapat sa yung issue ngayon, ha? Ikaw yung mas napapabalita diyan. Ako tapos na ako diyan. Quota na ako. Hindi, ma'am. Sa'yo ako boboto. Ay, nako. Teka muna. Baka malihis pa yung topic. Mr. Chair, with your indulgence, may I just give my brief opening statement? It's just 2 pages. Opo, ma'am. Nasa inyo po ang entablado po. Okay. To our passionate and hardworking chairperson, Senator Padilla, fellow committee members, mga kapwa kapatid sa sining ng pelikulang Pilipino, nandiyan si Senator Bong din at saka alam ko nandiyan si Senator Jinggoy. At syempre sa MTRCB ng mga nakasama ko, nakatrabaho ko, pamilya ko na rin, magandang umaga. At the onset, I would like to commend our hardworking chairperson for prioritizing bills on improving the powers and capabilities of an agency na alam nating lahat ay malapit sa puso at critical sa industriya na nagtatakda ng pulso ng milyong Pilipino. It should be clear here that what we want is to help our local industries flourish and improve the access to art of Filipinos in the enhanced regulatory framework of the MTRCB. Isa na sa kailangan reforma ang sinking fund ng MTRCB. Lumabas nung budget hearing na luma na pala ang mga monitoring equipment na inspeksyon ng team, the agency should be able to use its special revolving fund from its collected fees and penalties to update their equipment. Second, maybe it's time we look into whether online platforms and streaming services should be reviewed. Pero self-regulation. Alam naman natin napakalawak nun. Viewers, including young kids with impressionable minds, have access to film and TV series from our fingertips through phones and tablets that we can bring anywhere. Kung ang lahat ng iba pang palabas ay sinusuri, dapat bang masuri pati mga palabas sa online platforms? Yun ang katanungan natin. Pwede rin natin buksan ang diskusyon sa pag-require ng legislative franchise sa mga video on the Comsec, kanyang problema yan. Sa atin, oh. Hello ma'am, naghang po. Pasensya na po, naghang ma'am. Pwede pong may overlap. Overlap lang po ng konti. Okay. Naghang po. Apa. Mr. Chair, malinaw na ba ngayon? Opo. Okay. Alam niyo bakit? Kasi sinasabi ko, kailangan ba natin i-require yung mga streaming platforms ng franchise? Kasi kung yung mga cable, television, dapat may prangkisa. Sila ba dapat may prangkisa rin? Kaya siguro naghang kasi ayaw nila na hingan sila ng prangkisa dito. We want to make sure that MTRCB keeps up with the constantly changing media industry. I trust this committee through the able leadership and extensive experience in the industry of our chairman will create an MTRCB na talagang para sa matalino at responsable panunood. So yun lamang po, Mr. Chairman. Maraming salamat.
Maraming salamat po sa atin pong hinahangaan at gumawa ng kasaysayan sa MTRCB. Maraming salamat po, Senator Grace po. Ngayon naman po ay atin na pong uumpisahan ang magiging kalmadong diskusyon. Mas maganda po maging kalmado tayong lahat at ito po ang inaantay ng karamihan sa atin. Ang atin pong pag-uusapan, iisa-isahin ko po. Una, ang pagpapalawig ng kapangyarihan ng MTRCB. Pangalawa po, ano ang mandato ng MTRCB na magpa-aproba, disaproba, ibasura ang mga hindi kanais-nais na bahagi ng palabas? Pangatlo, pagsama-sama ng video at online games at outdoor media sa saklaw ng MTRCB. At pang-apat, bilang panghuli, pagsama ng mga online streaming platforms at on-demand streaming services sa jurisdiksyon ng MTRCB. Bilang sa una pong katanungan, atin pong haharapin ang MTRCB. Ano-ano po ba ang pangunahing limitasyon mula sa PD1986 na nagiging balakid po ng MTRCB upang mapatupad po ang mandato ninyo? Mr. Chairman, the core mandate of the MTRCB is to deliver value-based media and entertainment to every Filipino family. And we regulate, rate, and classify motion pictures, television programs, trailers. These are the movie trailers and television program trailers and publicity materials, katulad po ng mga posters na ginagamit ng mga pelikula. These are the only ones that are included in the scope of our mandate. Dahil po, kagaya po ng inyong nabanggit, created po ang aming presidential decree of 1986 noong October 1985, noong wala pa pong internet. Kaya't kinakailangan na po para sa amin na ma-expand na po ang scope of mandate ng MTRCB to be able to adapt to the changing times in media and technology. Ayun, napakagandang punto po. Meron lang po akong follow-up doon sa sinabi niyo pong moral. Kasi doon po nagkakaroon ng iba't ibang definisyon. Siyempre, sinasabi nila, 1986, iba pa ang morality noon. Ngayon, 2023 na, iba na rin ang moral. Sang-ayon po ba kayo na dapat ang moralidad ng Pilipino ay paiba-iba? Hindi po kami sumasang-ayon. Naniniwala po ang MTRCB na dapat nagbibigay po tayo ng Filipino value-based na moralidad sa ating, sa bawat pamilyang Pilipino na nanonood. Tatalon lang po ako ng konti. Comsec, sino bang sa ating value formation dito? Meron ba tayo sa children? Ayun. Attorney Rafael Recalde, magandang umaga po. Yes po, good morning po, Chair. Opo, sumasang-ayon po ba kayo sa sinabi ng ating chairperson na ang moralidad ng Pilipino ay hindi dapat pabago-bago? Yes po, sir. Tas add ko lang po na ano po, out of sa lahat po kasi ng demographics na nare-reach po ng mga media po na to, ang mga bata po talaga ang pinaka na impluwensya po ng online online streaming platforms. At nung bago pa nga po magpandemya, sinabi po ng DICT sa executive summary po nila na 59.7% po ng kabataan dito, ages 10 to 17 po, ay may access na po sa internet. Lumaki pa po to pagkatapos po ng pandemya. Siguro po mga close to 80 or 90% po ng kabataan po ngayon ang may ano po, ang may access na po. So, attorney, isa pong diretsong sagot. Nag-iba po ba? Dapat po bang mag-adjust ang morality natin sa takbo ng panahon? Depende po kasi, chairperson. Pero personally po, dapat po ano, we should always instill the Filipino values po in all of our programming po and in everything that the government does po. Okay. Meron
Sir, we have the National Commission on for Culture and the Arts. Online? Online? Online. Nasaan siya? Ma'am, sir, sa mula po sa cultural, ano to? NCA, ano to? NCCA, NCAA, NCAA, nasaan ka? National Cultural kung ano man, ano yan? Paki, ano, matindi itong tatanong ko sa'yo. NCCA, anong pangalan? Anong pangalan? Mr. Kulangko, mabuhay po, isang magandang umaga po. Mamaya na, balikan na lang natin. Babalikan po natin, babalikan natin siya. Mr. Chair, ako na lang muna nakakot yes, para sa kanila. Yes, ma'am. Ma'am, sige po. Eh, kung titingnan mo, it's a distinction. Ang morality, or principles, sabi, principles of distinction between right and wrong. So, sa isang banda, may mga bagay-bagay na nag-iiba. Halimbawa, noong mga panahon siguro ni Rizal, ay maisa-skandalo sila pag merong naka-sexy skirt na mga nakakita, di ba? Ngayon, pinapayagan na yon. Pero, noong panahon ni Rizal pa, hanggang sa ngayon, eh, bawal pumatay, di ba? Bawal, ano pa bang mga bawal? Bawal, urbanidad, yung mga urbanidad, di ba? Yung mga sinasabi natin na dapat ay gumalang tayo sa mga nakakatanda sa atin, may mga ganyan. Respetuhin natin ang relihiyon ng iba't iba nating mga kapatid, pati yung sarili nating relihiyon. So yung mga bagay na gano'n, hanggang ngayon ay pinapahalagahan natin. So may mga nag-iiba, pero hindi natin masasabing moralidad yon. Maaring sabihin natin, yon ay pananaw o pag-iisip sa... bigay ng definisyon sa ating pagkatao. Maraming salamat po. Mahal naming Senadora Grace po. Tatanungin ko naman po ang ating mga bisita mula sa kapisanan ng artista ng pelikulang Pilipino, Ma'am Imelda Papin. Ma'am, hello love. Apo. Yung po ba sa mga artista po ba? Sa katulad po ng sinabi ng ating mahal na Senadora Grace po, pinaninindigan po ba yan ng mga artista ngayon, yung tinatawag natin na Filipino moral values? Aba, opo. Actually, yan po ang aking kinakampanya bilang presidente ng katipunan ng mga artista sa pelikula, television or Actors Guild of the Philippines, and at the same time, also the president of Showbiz Industry Alliance. Kailangan talagang i-maintain natin yung ating pagka-Filipino. We are here to protect all the members of Actors Guild of the Philippines. Maraming salamat po, love. Sa akin naman pong revolutionary director, na director ko po sa La Visa Loca, Director Edward Mark Maley. May Edward pala, no, direct, ano? Hindi ko na, ano yung... King Edward and Robin Hood, magka, ano yan, ha? Magka direct, ano po ang opinion ng Directors Guild po dito sa morality na sinasabi? Yung sa morality issue kasi, kami ay mga artists at creators. So, mahirap sagutin niya. Hindi yan answerable by yes or no. Kasi ang values natin, kahit na Pilipino, ay nag-iiba from one person to another. So ako, pwede akong maniwala na okay lang sa akin uminom ng alcohol. Pero sa ibang tao, hindi yun, yun hindi nararapat yun, hindi wasta yun. So mahirap diktahan or mahirap lagyan ng linya kung ano yung nagbago ba o hindi ang ano. I would think more than yung moralidad, ang what stays the same, ang hindi nagbabago, yung values. Ano yung pinapahalagahan natin? So kahit na anong yung makita yung naka-mini skirt ka o makita yung cleavage ng dibdib mo, it does not matter. What matters is ano yung pinaniniwalaan mo. So kung ako naniniwala na
na ano na hindi nakikita dapat ang bahagi ng katawan ng isang babae. Sa akin na 'yon bilang artist. So ang role namin is rerespetuhin namin kung ano ang values mo, kung ano ang paniniwala mo. I might not agree with it, but I will respect it. Yun lang. Maraming salamat po, Direk. Si atin pong dugo ng Sigyon Reyna. Atin pong hihingin ng kanyang opinion. Pareho po kayo ng opinion ni Direk patungkol po sa moral and values. Thank you for recognizing me, Senator Padilla. Tungkol doon sa morality, kasi sa akin, ang pinaninindigan namin is basically yung our freedom of thought, freedom of religion, freedom of expression, freedom of the press, freedom of speech. So all of these constitutional rights. Kaya napag-uusapan yung morality, which is really a question of good and evil, ethics being a question of right and wrong, tapos legality being legal or illegal. So meron kang tatlong standards. I strongly believe na yung, of course, what I find moral may not be moral in the eyes of other people. What I find ethical may not be ethical in the eyes of other people. Pero ito yung mga basically yung kaya na pag-uusapan nasa batas yung contemporary community standards as a basis, using contemporary community standards as a basis, which I hope will not be removed from the law. Dahil yung ranking or rating of films or materials for public viewing should always consider contemporary community standards. Kaya that is the one that is the guiding principle. We're not talking about changing kung kailangan ba magbago morality, do we tolerate changes of morality, changes in ethics. We're talking about contemporary community standards. That was contemplated by PD 1986 as early as 1985. Tapos gusto ko lang po idagdag yung values-based moral material. Nowhere is that mentioned in the preambulatory provisions of PD 1986. And nababanggit dito, whereas the movie and TV industry is now on the brink of economic collapse, blah, 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 blah. There's another one, whereas the participation of the leaders of the various sectors of the industry could be a prelude to self-regulation, blah, 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 blah. There's nothing dito sa preambulatory, dito sa spirit of the law, there's nothing about morality, there's nothing about values-based or any of that. Although it does recognize inside the law na films should be classified according to the screen review and they be rated according to, I don't know the exact wording, but I remember it, according to using contemporary Philippine values as standard, contemporary community standards as the guiding principle. But I just want to bring that up. In spirit of the law, talks about self-regulation and it considers the brink of economic collapse of the movie industry and television industries. Yes, ma'am, Senator. I would like to thank Carlito Sigyon Reyna for pointing this out, this very important phrase, contemporary community values. As I mentioned earlier, there are certain things that are acceptable now that wouldn't be acceptable in the past. So we like the Constitution. We make it a little bit more available to interpretation. Now, there are certain things that are, I think, really important in the MTRCB direction when it comes to reviewing. Number one is if the movie or the material is purely for purient interest. May kalungkutan po, Ma'am Senator, naghang po at nawala na po. Babalikan po natin si Senator Grace po. Hihingan lang po natin ng opinion ang chairperson ng MTRCB. Thank you, Mr. Chairman. If I may I be allowed to read Section 3,
letter C of the Presidential Decree 1986, there is a line stipulated regarding the Filipino cultural values in the judgment of the board applying contemporary Filipino cultural values as standard. Salamat po. Maraming salamat po. Hanggat wala pa po ang ating mahal na senadora, pakinggan naman po natin si Senator Ramon Bongribilla Jr. Just one question for MTRs. Manong Senator Bongribilla, naghahang po. Sorry po, yan na po, bumalik na po. Ayan. Ano po ang inyong pananaw sa mga lumalaganap na content ngayon sa gaya sa Facebook, YouTube, yung gumagawa ng mga malalaswa na talaga namang hindi ka nais-nais? Is there any way na sa inyong pananaw para masupil ito? Ano ang hihingin nyo sa Kongreso, sa Senado para masupo yung mga ganito? Your Honor, Mr. Chairman, maraming salamat po. Kami po ay nababahala sa mga nakikitang videos at mga palabas na hindi sakop ng MTRCB. Katulad ng mga online streaming videos at sa mga social media, hindi po katanggap-tanggap sa MTRCB ang mga ginagawa at pinapakita. Kaya po kami po ay humihiling na maamyendahan ang aming charter nang sa ganon ay magkaroon po ng monitoring at ng regulation para sa mga nasabing issues. Mr. Chair, I would like to ask, Mr. Chair, am I... Opo, Senator Grace po, opo. I agree that there are a lot of things that we don't that are kind of obscene that are being streamed. On the other hand, I'm not sure if the MTRCB has the capability to be able to monitor that. But what we can probably look into is the possible self-regulation of these companies that are streaming. Matanong ko nga, yung Viva Max ba halimbawa? Yung Viva Max ba na yan merong prangkisa sa Kongreso? Wala naman ata, di ba? Pero sila ba ay merong permit sa MTRCB? Viva Max, kasama po natin ng si Mr. Vincent Del Rosario. Meron pong tanong po si Senator Grace po sa inyo. Good morning, Madam Senator. Wala ho kaming franchise for the streaming platform. Pero kayo po ba ay nagsusumite ng mga dokumento sa MTRCB? Kayo ba ay napatawag na ng MTRCB? Meron ba kayong ratings guideline? Meron kaming sariling regulation in terms of classifying yung content na nilalapag po sa platform. Okay, MTRCB, my question to you is this. Bago ipalabas ang mga teleserye, syempre hindi natin nare-review bawat teleserye isa-isa, ang dami-dami niyan. So pag merong violation ng kanilang classification, kunwari nagpalabas ang Batang Quiapo na dapat ay SPG pero ginawa nilang G, no? Ano ang ginagawa ninyo? Dito ba sa Viva Max na patawag na ninyo sila? Meron ba kayong saklaw sa Viva Max halimbawa or wala? Kasi alam ko, yung Netflix naging cooperative with the MTRCB. Sila mismo, they have their own ratings guidelines and they've sought to interact and to meet with MTRCB. Yung mga ibang streaming platforms ba, ganun din? Thank you, Your Honor, Mr. Chairman. I would like to divide my answers into two parts. Una po, regarding Batang Quiapo, kapag po nagkakaroon ng complaints, bago po lumabas ang series, nagkakaroon po ng review. They submit their sample episodes for the season to the MTRCB at siya po rine-review ng aming mga board members. Pag may nakita naman po kami, nakapag-monitor po kami or may na-receive na complaint na hindi maganda or sumusobra ang violence sa nasabing programa, we call their attention, we send them a memo,
maaari rin pong mapatawag for adjudication kapag may nilalabag na batas. With regards to VivaMax, mayroon po kaming existing MOA with VivaMax. They are the first and only Filipino operating subscription video on-demand service provider na nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap sa MTRCB. At yan po, sila po ay aking kinokomendab dahil po sa kanilang respetong binibigay sa amin. Sa amin pong MOA, nakasaad. At mayroon po kaming kopya na amin pong isusumite sa inyo, Mr. Chairman. Nakasaad po na kapag mayroong complaint simula ng aming MOA, ito po ay i-refer sa kanila and we expect them to take action within the number of days that we have given them. They have also given us a liaison officer or a contact person na siyang nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap sa MTRCB sa lahat ng aming concerns with regards to their films. Marami pong salamat. Maraming salamat. Babalikan ko po kayo. Meron lang pong follow-up question si Senator Ramon Bong Revilla na naputol lang po kasi na ano tayo. Senator Bong Revilla, meron po kayong follow-up question kanina? Mr. Chair, ang sa akin lang, speaking of moralidad, no, yung nakikita natin na pinapakita nga sa mga online ngayon, sinasabi natin freedom of speech, expression, kung ano yung ano pa yung freedom na yan, na sinasabi na karapatan ng bawat isa. Hahayaan na lang ba natin ito na maglipa na sa mga online streaming na sa, alam natin na maaring maka-epekto sa pananaw ng mga kabataan, na maaring maka-epekto sa kanilang kinabukasan? Are we going to allow this na gano'n na lang ito? Siguro, may tanongin natin si Direk Sigion Reyna, no, bilang direktor. At kasi stricto tayo sa television. Dito sa mga online streaming, walang censorship o hindi tayo nagka-classify kung ano man yung dapat na ano. So ano po ang pananaw niyo dito, Direk? Mr. Chair. Yeah. Opo. Thank you. Thank you, Senator Revilla. Ang pananaw ko dito is that the film and TV industry should be treated the same way and be given the same freedoms and responsibilities given to all other media of expression, including the news media, the internet, literature, dance, theater, lahat ng ito, which are all enjoying self-regulation and self-appreciations of their own responsibilities through self-regulatory agencies in their industries. So, I think film and television, because this was created in 1985, itong batas na to, I believe that it is it was at the tail end or right after the martial law period, where and we were doing more than 300 movies a year, and film and TV films were considered highly influential, etc., along with television. Pero ngayon, we're doing 50 films a year if we're lucky. Tapos, and then we're still suffering from this censorship, and there is censorship because there is an X rating, so there is censorship in PD 1986. Kaya this is a film and television right now, ang alam ko, are the only ones that are subject to this kind of state regulation before exhibition, and it's the only industry subject to prior restraint. Walang ganito ang radio, walang ganito ang any of these other internet or any of these other news media do not suffer from this. As far as yung ano, but this is not to say na dapat walang responsibilidad ang film and television. Kagaya nitong ibang mga media na to, everybody is held to account by the revised penal code and all existing law. Criminal by conviction.
Kaya after the fact lahat ito, dapat siguro ang film and television should go, should enjoy the same treatment as all of these other media. That's not to escape responsibility for film and television, kagayang sinabi ko. Apo, thank you. Direk, ang ano lang po, ano, ako po chairperson po ako, hindi akong pwedeng kampihan. Pero, Senator Bong, meron po kayong dito, follow-up? I cannot hear. Palaging naghahang ang audio ng yung ano connection ng Senate. Comsec, yung ating Kunay Bans. Opo, sa explanation po. Hindi natin sila marinig. Opo, sa explanation po ni Direk Sigyon Reyna, ang ewan ko po kung tama ang pagkakaintindi ko po, ano, parang ang mangyayari, ma'am, parang ang mangyayari is maging reactive kayo. Huwag kayong maging proactive. Opo, Senator Bong Revilla, opo. I agree, yeah. Ayaw ng mga streaming na marinig tayo. Narinig po namin kayo. Hindi po kami narinig. Opo. Mukhang... Hello? Opo. Narinig niyo po kami ngayon? Opo, paano naman natin iaayos yung problema na yan? Opo. Habang inaayos po, mayroon po kayo idadagdag, Direk Maylie? Minuto lang talaga. Oh. Grabe. Tapos na ba si Senator? Kaila tayo narinig. Hindi na kami magsusupport ng ano. Streaming responsibility, i-online nyo kami. Sige po. Uy, biglang narinig tayo. Ayun, narinig na po namin kayo. Opo, meron po. Mr. Chair, sorry if we may not be, this might be a little bit current discussion, but can I just ask, I know that the capability of the MTRCB is limited, and I am with Carlitos here that we should encourage self-regulation and not prior restraint. Okay, so dapat talaga merong kalayaan na maglahat. Pero kunwari, merong isang material sa YouTube na talagang hindi katanggap-tanggap, bastos at pornographic. Paano natin yan mapipigilan? Meron bang direct communication ang YouTube office dito sa Pilipinas o lahat or wala? Apo, direct sagutin lang po muna ng MTRCB ito. Meron pong tanong si Senator Grace po na sa inyo po yon, nakatuon. Yes, Mr. Chairman. Your Honor, sa kasulukuyan po, wala po kaming access. But we will assert kapag kinakailangan. Katulad po, sorry po. Mr. Chair, that is unacceptable. Huh? I mean, ako, I always watch YouTube and I support the content being created by ordinary citizens to upload. On the other hand, nandito sila nagsistream, malaking kinikita nila dito, wala man lang silang representative dito na direktang makakasagot. Meron silang isang public affairs head. Mahal na Senadora, naghang po uli. Pakituloy po uli. May nananadya na yata, no? Streaming eh, talagang ayaw tayong matinig. Mukhang naniniwala na yata ako may nananadya sa inyo. Hindi, pero diba, hindi naman yata patas yon. Malaking kinikita nila dito, ang gagaling ng mga content creators natin dito sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, number one yata sa social media usage eh, kung hindi number two. Wala man lang sila ditong representative na humaharap. Hindi naman natin sila isa subject sa normal franchise o kung ano man ang kailangan. Pero kung kailangan natin silang makausap, hindi man lang sila nag-courtesy call sa inyo? Amin pong tinawagan ng Comsec itong mga online servers na ito, pero sila po ay hindi daw sila ano eh. Yung iba hindi nag-acknowledge, yung iba regret. Mr. Chair, iba, talagang tama kayo, Senator Grace po, talagang hindi po ako, kung akong tatanong, diretsahan na sagot, hindi po sila nagpa-participate. Okay. Pero noong nagkaroon po ako ng dialogue sa ating pong chairperson sa MTRCB, parang ang Netflix po yata
ay nakikipag-coordinate sa kanila. Tama po ba ako? Opo, Mr. Chairman. Salamat po. Mr. Chair, I think you can use the authority of this committee to summon them to come in. And let's ask for the cooperation of the National Telecommunications Commission. Kasi kung wala silang ano ng NTC, streaming yan ha, remember pati yan saklaw ng NTC. Kung hindi sila makikinig sa MTRCB, sa YouTube kung nakikinig kayo, hindi namin kayo papatigil. Obviously, pati ako nanonood niyan. Kaya lang, you have to be subjected. Oh, nawala na naman. Streaming. Ma'am Senator, naputol po uli. Opo. Pero, Comsec, ito yung pinag-uusapan natin kahapon na gusto ko nga isubpinan mo ito eh. Ang sabi mo, kailangan may kasama akong senador. Ito na. I agree nagsalita with Senator... na. Senator Bong Revilla, sige po. Yes, Mr. Chairman, I agree with Senator Grace, no? And, yan, tatlo na tayo. Mr. Chairman, siguro maganda paimbitahan natin sila, isummon natin sila. Para marinig naman natin, baka may magandang hangarin sila para sa bayan, di ba? Opo, maraming salamat po, Senator Ramon Bong Revilla Jr. Meron pong gustong ihabol si Direk Mark Maley. Direk? Yeah, just like to clarify kasi kung ano yung, kung gaano kalaki yung YouTube ngayon. Research to, no? There are 500 hours of content, YouTube content being uploaded every minute. 500 hours. So, imposible kung sila wala pang technology, I doubt it kung yung DICT will have the same technology para panoorin yung 500 hours of video every minute. So, kanina nag-uusap tayo, mahigit ilang libong hours na ng ano, ilang araw na yung kailangan manood. Nakakaawa naman yung MTRCB kung panonoorin nila lahat yun. However, yung YouTube, Facebook, yung all of this online content, meron silang flagging system. So kapag, dahil hindi nila mamomonitor yun, may isang audience na nagreklamo o fina-flag na nila yun eh. Sinasabi nila, oh, mas may ano yun, libelous content, pornographic, or whatever. Pag hindi pwedeng i-flag yun, at tinatanggal nila, automatic. So it's a form of self-regulation. Tapos, yung Facebook, YouTube, and all of these video streaming platforms, meron silang software para ma-recognize, meron silang algorithm to recognize kung ang isang body part, tulad ng private parts, or sexual activity, o dugo na lumalabas, na-identify nila. So pwede nilang tanggalin yon on their own. So naaalam na sila, fina-flag na, kasi hindi nila mamomonitor yung 500 hours a minute na ano yung content eh. So they have the technology to self-regulate. So pag hindi ka nag-agree, pag may isang grupo na nakita ko yung breast nung ano, hindi ako nag-agree dyan, pwede ko i-flag yon as an ordinary consumer. Tapos ang Netflix and most streaming platforms, Amazon, Hulu, etc., Disney Plus, lalo na, tinatanong nila sino yung manunood nito. So meron kang profiles. And then the parents themselves, I think, should practice parental control. Kontrolin mo yung pinapanood ng anak mo. So kahit na, kasi kahit na anong pagbabawal na bawal ka manood ng ano, ng for adult, or bawal ka manood ng ano, kung under 8 ka, tapos panonood ka ng PG-13 or nang wala ka kasama magulang, nasa control ng magulang natin yun. So bilang Pilipino, although yung values natin, more or less, yung pa rin naman eh, you know, we have the same standard, hindi siya, yung mas equipped na siya ngayon, meron na siyang digital tools para kontrolin. Kung yung telepono ng anak ko, pwede ko sabihin na, i-kocontrolin ko kung ano yung panonoorin niya na content, ako mismo bilang magulang kaya kong gawin. So I think that the purpose of this panel, with due respect to everyone, is magtiwala tayo sa ating values.
magtiwala tayo sa Filipino na kaya natin mag-self-regulate. Dahil mas edukado tayo ngayon, mas nakakaintindi na tayo dahil nga din sa technology. So isipin mo yung value, yung even content from abroad na mangyayari. At saka yung content na ipapalabas natin sa mga OFWs na nakapatid natin abroad. Kung dadaan yun sa MTRCB, nakakaawa din yung MTRCB. Hindi nila kakayanin yun eh. So ang ano nun, meron ng self-regulatory functions yung platforms nila. Thank you, Direk. Online na po ba ang ating ano sa National Commission for Culture and Arts, Mr. Butch Ibanez? Mr. Chair, just a yes, Senator Grace po. Opo. Yeah, just a reaction to Direk Maley. I agree with Direk Maley. Talagang hindi natin kayang reviewin yung content ng streaming platforms lahat. So self-regulation is important. We need to be able to trust our values. On the other hand, if there are some immediate concerns, for example, that are not being addressed, I think that it's just courtesy for these streaming platforms to have a representative in a country where they are operating. Hindi naman natin sila i-require na humingi ng permit sa lahat ng inalabas nila. Katarantaduhan yon. Pero siguro naman, kung meron tayong concern, dapat ay naabot sila. Parang hindi sila ma-reach eh. Diba? Pagka, alam mo, ito, ilang beses na rin namin we tried to connect with YouTube dahil ang daming mga pelikulang Pilipino na napapirate, pinapalabas doon, na hindi naman talaga nila tinatanggal dahil yung unang nag-upload doon, yun ang kinikilala ng YouTube na may-ari ng content na yon. Paano naman yung industriya din natin dito na sila naman ang naghirap na gumawa ng material na yon? Pero ang nakikinabang iba, dahil ang YouTube, hindi na natin makontakt dito. Si Senator Bong, for sure may mga pelikula ka na pinapalabas doon na yun ba ay merong authorization sa'yo? Wala, di ba? So yun lang naman ang punto ko, Mr. Chair, na dapat naaabot sila dito sa ating bansa para pag meron naman tayong kailangan sabihin sa kanila. Pero this is not to restrict them from showing their content and from disrespecting their own self-regulation. So Direk Maley, do you get my point? I totally agree. Yeah, I think they should be here kasi para hindi ako nagpapaliwanag para sa kanila. Oo nga, yun pa. Pero di ba nakikita ba ninyo, Direk, na may mga content doon na hindi naman doon sa nag-upload? No, I have 5 of my films na kaka-flinag ko lahat, na wala sila after 1 week. The next day, may lumabas na. After 1 week, may lumabas na naman. At may lumabas na naman, nakakapagod na. Totoo yan. So yun din ang punto ko. Thank you, Mr. So, I think there can be a measure na pwede nilang pag umulit yung title na yon, may flag na yon na ano, hindi lang yung source. Kasi ang fina-flag nila yung source nung ano eh, kung saan nang galing. Yun lang yung binabantayan nila, pero dapat yung title na ano na umulit, yun ang inaano nila. Maraming salamat po, Direk. Maraming salamat po, Senator Grace po. NTC, nasaan po ang NTC? Engineer Alvin Blanco. Attorney Joy Domingo. Ayun, attorney. Mabuhay po. Opo. Ma'am, narinig mo naman yung usapan, medyo uminit. Yes. Palamigin mo. Ano ang pwedeng gawin ng NTC? Kasi kanina, pinapaliwanag ni Direk no, yung karapatan nitong mga dayuhang online at pinaglalaban naman ng inyong mga senador. Ano ang pwede niyo pong gawin para itong mga to ay kahit paano ay makikooperate naman sa atin? Good morning, Mr. Chair, and to everyone. For the information of the everyone kasi, the NTC is not a content regulator. What we regulate is the internet service providers. So that's why our jurisdiction is really very limited. But as of now, Mr. Chair, there is an existing law which allows the NTC to order these ISPs to block pornographic content, but it is only limited to child pornographic content. That is our concern. But still, the NTC would like to express
our support with whatever step that this committee would like to sorry, Mr. Chair. Ma'am, medyo naguluhan ako ng gano'n. Yes, child pornography lang. Para yes, ito na po. Naman that tayo the, reactive na naman tayo eh. Hindi ba tayo maging proactive naman paminsan-minsan? Oh? Kasi parang damage is done. Too late the hero. Yan ang mga ka-English yan. Yes po. Medyo kailangan siguro wala kayong paraan na bago pa lang. Kasi kanina ang pinag-uusapan natin, yes po. Nag-react na tayo. So walang paraan ng NTC na halimbawa hindi lang kasi pornography eh, merong violence o merong kasing ano eh, may mga content na hindi lang tumatama sa ano, sa bata. Yes, pero para sa akin kasi isang paraan din ng addiction to eh. Parang masyadong ano no. Walang ano pwede niyong gawin? Pwede putulin o ano? Ano pa pwedeng gawin doon? Based on my experience po sa mga natatanggap po naming complaints, kahit naman po hindi siya related sa child pornography, kahit sa mga adult contents yung, po yung katulad kay Direk, piracy na yun. Yung wala naman siyang consent sa pelikula lang, lumalabas. Yun, mga ganun. In as much as we would like to order that dahil wala kayong mandato. Wala po kasi kaming mandato. Kaya po, nag-iingat din po ang NTC na yung pag-exercise po ng jurisdiction namin. Kaya siguro po, ito na din yung pagkakataon na erase din yung concern na wala pa po kasi talagang nagre-regulate na ahensya sa online platforms. Yun po yung katotohanan. Kaya very limited lang po yung aming jurisdiction. Pero ang NTC po ay... Sa child pornography, ma'am, sino ang nagbigay sa inyo ng mandato? Yung pong ano, RA... Ano, 76... yes, Anti-Child Pornography Act. Okay. Which was already amended naman po. And as of now po, we are mandating all the ISPs to upgrade their system. So like mga may photo DNA na po, yun gaya nasabi ni Direk kanina, may mga filtering, blocking softwares na dapat i-install yung mga ISPs na kapag na-detect ng system nila, automatically it will be blocked po. Ganun po. Okay. Sana ganun din po sa piracy. Kasi as of now, what I have encountered po with the talks with other ISPs na merong mga ganito pong software is what they are blocking is yung mga pornographic materials. Okay. I don't know po if there is a similar system which blocks naman in case na mayroong piracy naman okay. po. Salamat po, Attorney. Okay, thank ngayon you, malinaw na ito, Ma'am MTRCB. Ito kasing panukala ni Senator Tolentino ay isinasama ang mga palabas sa online platforms na dapat ay i-screen at i-review ng MTRCB. Ngayon, ma'am, kaya nyo ba yun? Kaya nyo bang i-review yung sinasabi ni Direk? 500,000 ba? 500 hours per minute. Yun, ma'am. Paano yun? Maduduling tayo nun, ha? Mr. Chairman, nais ko pong bigyan ng paglilinaw ang aming iminumungkahi sa amendment to the charter. Hindi po ibig sabihin na kapag kami po ay humihingi ng expansion to our mandate as to the scope, ay ire-review ang lahat ng mga online streaming na pelikula. Wala po kami sinasabing ganun. That is humanly impossible for us to do. What we want is a form of monitoring when we can just post-review sa pamamagitan ng pag-entertain ng mga concerns, ng mga complaints ng ating mga viewing public, ng ating mga legislators, because we take our complaints very seriously. So sa lukuyan po, gusto ko lang pong idagdag, VivaMax still performs their own self-regulation. We have also entered into an agreement with Netflix, and they have been very cooperative. Nagsusumiti po sila ng material bago pa po sila magkaroon ng premiere night. Ganun po ang respetong ibinibigay nila sa atin. And in November,
Tayo po ay naimbita ng Netflix dahil nabalitaan po nila ang ating responsableng panonood program na kanilang sinusuportahan. The responsableng panonood or the RP program is the agency's response to the changing times in media and technology that we have today. Kaya't ito po ang aming reaction where we are equipping and empowering the parents to be very aware and be in control of the viewing habits of their children. Katulad po na nabanggit ninyo kanina, that is the very heart of the responsableng panonood program, to empower the parents, to let them know, make them aware, and make them utilize the tools of these apps that we have today. And these are the parental control features na mayroon ng VivaMax, mayroon ng Netflix. Kami po ay nakikipag-ugnayan din, nakipag-usap na po sa HBO Go, Amazon Prime, Discovery, Disney Plus. Sila po ay nakikipag-usap. Ma'am Chairperson, ibig niyo pong sabihin, gusto niyong makasama dyan sa mandato ninyo itong mga to? Opo. Itong, but, sa pagili... Ano ba yun? TikTok? Hindi naman TikTok. Po SVOD ang TikTok at ang YouTube. Hindi po kasama yon sa gusto ninyong panghawakan. Marami din bastos doon, ha? Paano yun? Mas lalo. Oh. These are the user, iba na po to. User-generated content na po sila. Ayaw nyo yun. Paano yun? Iba pong kategory. Video, yung video on demand lang, yung binabayaran ng subscriber. Okay. Yun, di ba mas delikado yung ano? Yun nga. Mas delikado yung free? Mr. Chairman, nice ko pong mag-explain. Sa Facebook, minsan, ito nangyari sa akin, no? Nahiya ako dun sa asawa ko. Minsan, sabi niya, opera mo naman ng ano mo, nang nahihahanapin lang ako sa Facebook. Biglang lumabas dun sa ano ko, may porno, nakakaya. Kakaya, baka akala ng asawa ko, nanonood ako dyan, ha? biglang lumalabas lang, eh. Biglang lumalabas. Wala, ayaw niyo nun? Ayaw niyo, sinong kukontrol dun sa mga libre niyo? Hindi po namin sinasabing ayaw. Sa katunayan po, ang gusto po naming mangyari is, kapag sila ay, sa palagay namin, ay sumusobrang kahalayan, sumusobra ang violence at gore, ay maaari silang matap or maaari silang mabigyan ng memo o bigyan or gawa ng aksyon o bigyan ng atensyon ng MTRCB. Pero para po i-monitor. Ma'am Chairperson, ito naman mas lalimang ko lang ng konti. Ano, kasi ang hindi naman kaila sa atin na meron tayong hindi, may mga bagay na nagkakaintindihan tayo ng bansang China. Pero may mga bagay na hindi tayo nagkakaintindihan sa kanila. Mm-hmm. Ang alam ko, itong TikTok, sa kanila to, eh. Mm-hmm. Sa kanila to. Ang gusto ko lamang sabihin, mag-ingat tayo dito. Kasi pagpulyot ito ng utak ng ating mga bata. Huwag sana tayong magpabaya sa mga ganitong usapin. Baka akala natin ganito lang to. Pero hindi po. Sa usapin po ng kabataan, ng pinag-uusapan, hindi lang po droga ang pwedeng sumira sa pag-iisip ng ating kabataan, pati po sa ganito. Hindi ko po sinasabing kaaway natin ng China, pero maaaring yung mga ganitong produkto, hindi po nakakaganda sa ating kabataan. Yun lang po yung gusto kong sabihin. Sana yung ganito na libre to kasi eh. Libre to. Sana yung mga libre, mas maging mahigpit tayo. Yung mga online na nagbabayad, pwede kayong maglagay ng kung ano-ano dyan, na pwede yung ano. Pero yung libre talaga, ma'am, yun ang ewan ko kung paano. Kaya kayo po ang, kaya nyo ba yun? Kung binigyan kayo ng mandato, halimbawa, sabihin ng Kongreso, ng mababa at mataas na kapulungan na sa inyo to bumagsak, kaya ba o hindi po? Kapag po ibinigay ang mandato sa amin ng legislators, ito po ay kailangan naming kayanin. Ngunit hihingi po kami ng karagdagang manpower, assistance sa iba't ibang ahensya katulad ng DICT at ng NTC dahil hindi po kakayanin mag-isa ng MTRCB at karagdagan ng mga board members na tutulong sa pag-review. Ibig sabihin po niyan, tataas po ang budget na aming hihingin. Okay, ayun. Mr. Chair. Ayun na. Dinig na Senator Grace po. Opo.
Just as an enjoiner, kasi I believe that our chairperson here is really batting for equal pay and rights for our government workers. Eh, itong kasing MTRCB, sa totoo lang po, napakaliit po talaga ng binabayad natin sa mga nagre-review rin, mga board members. Marami po sila talagang trabaho, lalo na ngayon, yung mga committee na ginagawa nila. Baka naman pwede rin natin, pag in-approve natin itong mga sinking fund nila, eh, dapat mabigyan ng karagdagan din sila na pondo para mas mabigyan ng tamang kompensasyon naman sa kanilang trabaho. Tapos yung tungkol din po sa sinasabi niyo, Mr. Chair, na yung mga content sa streaming, talagang nag-iingat rin tayo dyan sapagkat ayaw din natin maging masyadong restrictive, no? We should be able to have the freedom to express ourselves. But really, what we need is a representative from these different streaming platforms para if we have a concern, we can tell them. Yun lang naman yun, respeto rin sa otoridad ng ating sovereign government, di ba? Eh kung sa ibang bansa nga, eh kailangan meron silang compliance. Dito naman, nagko-comply yung YouTube sa BIR. Pag merong ano, nagsasubmit din sila dyan ng information. So kaya naman siguro din nila na makipag-usap sa MTRCB kung may mga concerns. Yun lang po. Maraming salamat po, Senator Grace po. O yun, ma'am. Meron na kayong kagad isang boto. Hindi lang ano, karagdagang tao, karagdagang sweldo pa. Maraming salamat po, Your Honor. Maraming salamat din po, Mr. Chairman. Po. Meron pong tumataas po ng kamay si direct ladies first, tapos kayo po. Love, ikaw na. Baka ibang isipin nila. I am very happy as the president of Actors Guild of the Philippines and Showbiz Industry Alliance kasi after 37 years parang ngayon lang nabibigyan ng pansin ito. Ano, and thank you very much to our hardworking senator, chairperson Senator Robin Padilla, Senator Bong Revilla, Senator Jingo Estrada, Senator Bongo, and of course Senator Grace Paul. Maraming salamat po na itong pagkakataon na ito, I think it's about time na talagang dapat masuportahan ng industriya. I'm just wondering na ang mandate ng MTRCB, don't you have the right to cut or delete any scene that is either sexually suggestive or immoral, obscene? Wala bang... ang ano ba ng mandate ba ng MTRCB is only to regulate rate and you know classify the yes. The palabas and also why is it that only the complain or yung mga napupuna ng ating mga manunood at doon lamang aakto ang MTRCB. It should be before the showing. They should review or screen the the palabas before, you know, we show it. Kasi but after the fact, there are so many people already watched it. So, parang ano ang tulong? Anong tulong na may magagawa ng MTRCB aside from kinaklasify lamang yung mga ipapalabas sa madla. So, ang gusto ko lang malaman, I just want to be clarified as regards to the mandate, if I can ask our chairman? Chairperson, sino po ang sasagot? Kayo na po. Opo. Mr. Chairman, marami pong salamat. Yes, it is stipulated in our mandate, Section 3, in our Charter, Section 3C. Maaari ko po bang basahin? To approve or disapprove, delete objectionable portions from
and or prohibit the importation, exportation, production, copying, distribution, sale, lease, exhibition, and or television broadcast of the motion pictures, television programs, and publicity materials subject of the preceding paragraph, which in the judgment of the board applying contemporary Filipino cultural values as standard are objectionable for being immoral, indecent, contrary to the law, and or good customs, injurious to the prestige of the Republic of the Philippines or its people, or with a dangerous tendency to encourage the commission of violence or a wrong of crime, such as but not limited to, and then we have a 7-point guidelines. Yes. But this, sorry po. Madam Chairperson, meron na po bang na-prosecute dyan sa mga sinabi ninyong mga naganap na yan? Meron na po bang mga naputol? Mr. Chairman, ganito po kasi ang nagiging proseso na ginagawa namin sa ahensya. No? Meron po kami sinagot niyo muna po ba yung sinasabi niya? Na meron po ba kayong karapatan magputol? Yes, we do. As stipulated in the charter. At yes, we do. But meron po kayong karapatan magputol, pero hindi po kayo nagpuputol. Attorney Cesar Pareha. Even if we have that authority, we are more inclined into allowing the producers, the content producers, to self-regulate themselves and do it on their own if they want a different classification. Pero meron po kayong mandato magputol. Opo. Opo, pero hindi lang po nyo ginagawa. Kasi we are promoting self-regulation within the industry. Opo, pero sa mandato po nyo, pwede kayong pumutol. Opo. Pero pinapractice lang po ninyo yung sinasabi nila direct na self na lang kung gusto ninyo. Ma'am, anong masasabi nyo doon? Naintindihan po natin yon. Pero parang hindi direct to the point. We're not trying to hit the yung mandato ng MTRCB. Let me just share the sentiments of the members of the Actors Guild, if I may be allowed to read this. Being the president of Actors Guild, or Katipunan ng mga Artista Pelikula Television and Showbiz Industry Alliance, we support the passage of the bills expanding the jurisdiction of the MTRCB, among others. Now, the issue involved in this particular committee hearings focuses on extending the jurisdiction of the MTRCB to cover streaming, video, and games as additional media platforms, and the hope of prohibiting the public viewing of any content that is immoral, illegal, obscene, or offensive to the name or integrity of our country. We have consistently seen, despite the disclassification of movie or TV programs as SPG, strictly parental guidance, for example, these media materials showing sexually suggestive themes are still being shown. Hence, the only remedy of the MTRCB is censorship after the fact. The proliferation of these prohibited materials is already alarming, especially in streaming platforms. Foremost, we agree with the proposal of including these additional media platforms in the jurisdiction of the MTRCB. The board should have a mandate to cut or delete or any scene that is either sexually suggestive, immoral, obscene, denigrating any profession or the history or name of our nation, inciting the viewers to rebellion or sedition, or encourage the resort to violence, among others. Its censorship power should be strengthened as to include the filing of criminal charges for any media content that have exhibited the aforementioned prohibited themes. Of equal importance is the proposal for government support in the form of subsidies for filmmakers, scriptwriters, TV or streaming producers to come up with quality projects that promote valued-based content. The incentive is expected to increase the enthusiasm of media creators to come up with more of these projects and programs. That way, too, more entertainers, actors, and the like will have work and will be working for a cause. This is being done in Korea already, whose government lends
financial assistance to encourage the creation of films and programs that promote the culture and history of their country. I am speaking, Honorable Senator Robin Padilla, on behalf of the Actors Guild of the Philippines. Maraming salamat po, Ma'am Imelda, ang ating pong presidente ng Actors Guild. Meron pong kayong isasagot? Opo. Opo. Mr. Chairman, maraming salamat po sa suporta na binibigay ng Actors Guild. Nais ko lang po sagutin na ang lahat po ng kanyang nabanggit ay nasa aming charter na po, Section 3, H, and letters H and I. Ito pong implementation and ang prosecution at ito po ay aming ginagawa sa mga lumalabag sa batas. Po, yun po yung tanong ko kanina. Meron na po bang si resulta ito? Ano pong naging parusa? Nakapagpa-suspend na po kami ng sinihan. Ah, okay. Opo, nakapagpasara. And meron pa po kami mga kaso currently that we are... Ano po, saan po bumabagsak yan? Civil o criminal? Ang mga kaso po civil, dahil may prosecution pa. Ang pornography ba, hindi ba ito criminal? Di ba sa revised penal code, criminal ito? Oh, yes. Eh bakit civil lang, attorney? In-ex po kasi namin. So, hindi na naman talaga nila dinalabas. Hindi po, eh kung lumabag, in-ex yun na, tapos naglabas pa. Then that is the time. Pero wala pong ganun wala nangyari pa. Wala pa namang ganun katapang. Pero meron pong SVOD na local at sila po ay naglakas loob na mag-premium. Meron po kayo ngayon. Yes. Na naglakas loob, ongoing, na ganun katapang, na na-ex nyo na, naglabas pa rin. Hindi po. Mayroon po ngayon kasalukuyang nasa adjudication committee ng MTRCB. Mayroon pong isang online streaming app na SVOD, local, na naglakas loob na mag-premiere night na hindi dumadaan sa MTRCB. Aba, malakas ang loob noon, ha? Medyo ano lang, sir, medyo sensitive ang topic because it's parang considered subjudice. Nasa korte na ba ito? Yeah. Nasa korte na? Wala pa. Okay lang. Wala pa naman, attorney. Pwede pa natin siyang, ano, kasi subjudice kung nasa korte na. May sinasabi lang po si, kanina pa po nagtataas ng kamay si Direk Sigyon Reyna. Direk? Thank you, Senator. Yung ano kasi, yung, yes, just immediately yung sasagot sa question ninyo. Yes, ang MTRCB has the censorship powers, has been exing, I mean, through all of these years, yung nga nilalabanan namin. I mean, films like Lino Brocas, Gumapang Kasalusak, which was a political critic of government at the time, was exed. I mean, it's just Uncle Sam's basis documentary, I can't remember who was the director, if it was Ishmael Bernal or Joel Amang, hindi ko maalala, in the early 90s was exed. And then, of course, more recently, I think I had about 3 films that were X. Thank you po. Tapos, Schindler's List was X'd. Dahil po sa political? Well, sabi nila obscenity, and sabi nila ganon, but all those films were, I'm proud to say naman, were artistically validated and recognized in the international film festivals. Tapos, but I would just like to point out, the MTRCB right now, PD86 has the censorship powers and all of that. Kaya nga, what we are asking for, what we're opposition is much as we disagree with it, and we've tried to dismantle. I think personally, ako dapat talaga buwagin na yung MTRCB because we should entrust it to self-regulation. Dapat tanggalin completely. Just like as I said before, in the other media, in the other outlets, walang MTRCB, walang prior restraint bodies. But just the same, na nandito na rin tayo, we are not asking, in these 3 bills, we are not asking for the PD 1986 to be more liberal. But our position is to leave it as is at wag nang i-enhance, i-amend, or i-expand pa ang powers ng MTRCB because that is increasing the discrimination against these 2 industries. At gusto ko lang sabihin, finally, na yung, if we're talking about Philippine values, I think one of our major values is freedom of expression, and it is in the Constitution, which it is in the Constitutional Bill of Rights, 1987, which post-dates the 1985 law of creating the MTRCB.
Yeah, yung actually yung freedom of expression and the Bill of Rights is already superseding this this whole dapat talaga itapon itong PD 1986 in my view. But since we're here, wag na nating gawing mas garapal pa. To not only to filmmakers, not only to expressors, but also to the general public. Dahil according to Article 19 ng United Nations Universal Declaration of Human Rights, freedom of expression does not only mean freedom of expression nung gumagawa ng communicator. It also means freedom to receive information from the audience's point of view. That is Article 19 po ng UN Declaration of Human Rights. Thank you. Mr. Chairman. Sige po, Senator Ramon Bongrivilla Jr., may gusto po kayong sabihin? Hindi naman po siguro lahat ng freedom ay absolute. No? Siguro dapat tinitingnan din natin kung talagang lumalagpas na sa limitasyon. Kanina po, ay paulit-ulit na nababanggit itong self-regulation, patulad na banggit ni Direk Sigyon Reyna. Ngunit napakarami pong katanungan patungkol dyan. What is self-regulation? Do we have a clear definition of self-regulation? Paano kung sa kanyang pananaw ay maglakad ka dyan na nakahubad openly or sa pananaw niya, tama na mag-sex sa labas, ganon. Paano yun? Dahil sa kanyang pananaw yun, no? Is that freedom of expression? Paki-define lang po, Director, kasi po para narito tayo, hindi tayo para mag-away, narito tayo para gumawa tayo ng batas na nararapat para tumugon. Nandito kami, tayo pare-pareho sa industriya ng pelikula, sa telebisyon. Alam natin ang pangangailangan ng industriya. So, pakisagot lang po, Direk. Thank you. Thank you po, Senator Revilla. Sa pagkakaalam ko, meron po mga existing laws that penalize yung mga ganyan, may obscenity laws. Merong mga, I don't know what else, yung mga naglalakad sa kalye na hubad, I don't know what if there's any laws, ano ba yun, scandals or what, lasciviousness, whatever. I believe, di ba, I correct me if I'm wrong, but I believe there are existing laws, maybe revised penal code or things that already penalize those things. Ang kaibahan is those things penalize those acts after the fact. Walang prior restraint body that says, ikaw hindi ka pwede lumabas ngayon at maghubad sa kalye. Dahil wala magagawa talaga. Wala talagang body for that. Kaya nga meron existing laws that penalize you for doing those things after the fact. And we are asking for the same things for film and television. Just like streaming is allowed to self-regulate, we're asking for the same things. That's our position. Well, thank you. Kaya nga po, yun yung tinatanong ko, what is self-regulation? Para i-define natin yun, para klaro tayo. Kasi sabi nyo, pag gusto natin, pwede lang, i-abolish natin ang MTRCB. Kasi kung hindi natin dadagdagan ng power sila, might as well abolish it. Dahil lahat yan, online, paano mo marireview yan? Paano natin may aayos yung mali? Kaya nandito tayo, pinag-uusapan natin. Kaya ako'y natutuwa kay Senator Robin Hood. At at least, tinatakel natin ito ngayon. Dahil immediate na pangangailangan natin tugunan ng problemang ito. Yan siguro importante, Senator Robin, na i-define natin ang self-regulation. Dahil hindi nga may screen kaagad ng ganun kabilis at gaano kabilis a-aksyon ng MTRCB o katkasama ang NTC para halimbawa ito'y obscene na yung ginagawa, hindi maganda, nakakasuka na yung ginagawa nila at hindi maganda para example para sa mga kabataan. So yun siguro dapat natin tugunan. Thank you very much, Mr. Chair. Yun lamang. Hindi tayo narito para mag-away-away. Tayo nasa isang industriya. Thank you very much. Maraming salamat po, Senator Bongrivilla Jr. Pwede ko pong tanungin ng ating Solicitor General, Ma'am Lilian Abinohar. Ma'am, kayo na po kaya ang mag-define kung ano ang self-regulation? Para maintindihan po natin, kasi po magkakaibang opinion. Alam niyo po, ang mga artist talaga, kapag nag-usap, talagang magkakaiba yan. Kaya kayo dapat ang magbigay ng
ng guidance sa amin bilang kayo ang nasa pagpapatupad ng batas ng gobyerno. Opo, ano po ba ang dapat nating sundin? Kasi alam naman po natin lahat, ano, ang totoo po yun, ang saligang batas, ang pinakamataas na batas dito sa inang bayang Pilipinas, at kami naman pong mga mambabatas gumagawa ng batas, pero hindi namin pwedeng kontrahin kung ano yung nasa saligang batas. Pero kayo po, ano po ba? Sa akin, ang opinion ko po kasi, iba ang creativity sa pornography. Magkaiba na yon. Yung creativity sa violence na corrupting the mind of the children, iba rin yon. Opo. Pero yung ibang klaseng violence naman, okay naman sa akin yon. Pero pagka pinag-usapan na yung bata, malabo yon. Opo. Ngayon, ma'am, kayo bilang kayo po ay nasa diyan sa kagawaran ng paggawa ng pagpapatupad ng batas. Ano po ba ang self-regulation? At present po, our jurisprudence has yet to, our Supreme Court decisions has yet to make a definition on self-regulation po. Because under the Constitution, we give premium po to the right of free speech, subject to certain limitations po that can be exercised by the government, for example po through the MTRCB. But yung self-regulation po, for me po, essentially it means that an entity is going to talk upon himself po to regulate himself based po on standards po na tingin po niya na dapat po niyang sundin to protect the public. I think for example po with Netflix po, correct me if I'm wrong po, Chair Lala, that the agreement was the Netflix is going to uphold the standards po of MTRCB. So they recognize po na may mga standards po yung MTRCB and willing po sila to consider po yung ganun po. But with respect po kasi dun sa freedom of, part po kasi ng freedom of speech to. So right now po we have 3 tests para po hindi maging prior restraint po yung actions po ng government, and these are the dangerous tendency doctrine, the balancing of interest test, and the clear and present danger rule. And under po the dangerous tendency doctrine po, is that there must be a connection between the speech to be restrained po and the danger that is being contemplated. Otherwise po, mababiolate po yung right to free speech po ng isang tao or kung sino man po yung creator po noon. And with respect to the balancing of interest test, this is standards po that are used by the courts to balance conflicting social values and individual interest. And with respect to the clear and present danger, it rests on the premise that speech may be restrained because there is a substantial danger that the speech will likely lead to an evil the government has a right to prevent. So, kailangan pong pumasa po yung test. Otherwise po, magiging invalid po yung action po natin through, for example, po the MTRCB po. Okay. Direk, gusto niyo pong mag-comment doon? Maganda po yung sinabi niya patungkol doon sa freedom of speech lang yon, ha? O, pati na expression. Yes po, kasama din po yung apo. Senator. As I said, ang position namin is basically no prior restraint. And we, all of this irresponsible speech is penalized anyway after the fact sa revised penal code. May slander, may libel, may ganyan. So ganon. Tapos and then going back again doon sa self-regulation, what it is about. Self-regulation is kung ano yung ginagawa ng Netflix or ng YouTube na may flagging system. That's something that we can do, which the industry itself without help from the state or government can do. Salamat po, Direk. Talagang, ano si Direk doon? Okay, nandito rin po si, Direk, nakataas po kayong kamay. Opo. Di po, kayo muna po. Direktor ko yan. Magandang umaga po, Senator, and to everybody. Salamat po at nabigyan nyo kami ng panahon para mapakinggan din. Interesting po yung usapan ngayon. So, gusto ko lang po sabihin, at least sa television,
naging maayos pong partner ang MTRCB naman, nakikinig po sila, doon sa usapan na may mga eksena kung nadidelito hindi, I think sa long form content, maayos po namin na nabibigyan ng konteksto kung sakaling kailangan o hindi ang isang eksena. I agree po sa inyo na sinasabi niyo, ang mahirap ngayon dun sa free social media content na talaga pong walang konteksto, ina-upload lang, mamaikli, naging biktima na rin po ang marami sa television at sa pelikula na yung mga eksena pinagsasama-sama na walang kwento, na lalong ang it's just a form of violence or just pinagsama-samang sexual acts, yun po yung mga delikado. Kung sa akin pong opinion, I agree na i-update at i-review ang power at mandate ng MTRCB dahil nagbago na ang teknolohiya. And I personally feel, it should involve the more dangerous platform right now that is free to our children na hindi na natin makontrol, na yun po sana kung meron silang mandato na matignan yon o mabigyan ng koordinasyon dun sa mga platforms na yon. I think it's necessary to do that for the children right now because of irresponsible short content that are really just uploaded on social media. Yun lang po yung sa aking, sa tingin kong pwede natin pong talagang pag-ukulan ng panahon. Kasi po yung mga long form naman ng mga streaming platform like YouTube, Viva Max, meron naman po talaga ngayon ng agreement eh. So ang I think your concern, Senator, is also really itong mga nasa Facebook at what have you na madaling i-upload ng kung sino. So yun po, hindi ko alam kung ano pong mabibigay natin sa kanilang authority to oversee those content. Maraming salamat po. Napakaganda po ng inyong iminungkahi. Yun po ay tumatama sa OSG. OSG, ma'am. Opo, nadinig po natin, balansing-balanse, isang direktor, ayaw niya. Itong isang direktor, okay sa kanya. Ano po ba talaga? Ano po ba ang pwede nating ibigay na kapangyarihan sa MTRCB? I think the MTRCB po, based on its present powers and based po on the proposed amendments po, I think should be empowered to regulate. I think that the MTRCB is very also much aware that they will not borderline on censorship po. With respect po dun sa pag-exercise ng powers. But I think the greater public interest po requires a regulatory body still with respect to these media forms po. Pwede pong humingi ng position paper po ninyo para po para pagka nagkaroon po kami ng final na version? Yes, Senator po. We will submit po our position po on this proposed bills po. Apo, maraming salamat po. Hingan ko lang po ng opinion itong aking workshop teacher, si Direk Eric Mati, na congratulations po, Direk, ha, yung pelikula mong On the Job. Talagang nagbibigay po ng karangalan sa ating inang bayan Pilipinas. Direk, ano po ang opinion nyo dito sa nagaganap na usapan ngayon? Good morning po. I think hindi na ako, nagtatahimik na lang ako kasi na sasabi na ni na Direk Carlitos, ni Direk Mark Maley, yung overall, no, yung stance, no. And kung may maidadagdag din lang ako, since adjust na naman talaga yung batas, baka po pwede natanggalin na rin doon. Kasi kay Senator Grace po na resolution na binasa namin, hindi nakalagay doon yung delete or yung sa kanya lang talaga is to oversee, no, whether you approve or disapprove as MTRCB. So ako personally, pag binasa ko yung tatlong resolution na sinubmit na to, mas nandun ako na pupunta sa kay Senator Grace po. I think it's progressive, progresibo yung pagtanaw niya sa kung paano yung mga artist, no, gumalaw dito sa Pilipinas. Now, kung may sasabihin man ako, siguro more than yung law and yung kung paano bantayan yung moralidad ng Pilipino, siguro rin isipin din natin kung gaano kahirap ngayon yung pelikulang Pilipino. Sobrang hirap talaga. And if we go back to yung nangyari sa Korea, before 1996, lahat sila may censorship din. Pero nung tinanggal yung censorship, tsaka lang namayagpag yung
Korea, no? Kasi dati lahat pwedeng pumutol yung South Korea to, ha? Dati pwedeng pumutol yung state. Pero after noon, naglabasan na yung mga Bong Joon-ho, naglabasan na yung mga Park Chan-wook, yung mga pelikula nila naging na-export na sa ibang bansa, no? Kasi siyempre para maging globally competitive tayo, siguro buksan din natin ng konti yung isipan natin sa progresibong pagtanaw ng values, no? Kami mga artista, yung mga artist, mga filmmakers, hindi namin tinitingnan kung anong ili-lecture namin sa pelikula namin, eh. Kasi hindi naman kami nagli-lecture talaga, eh. Ang interest namin is paano mamasalamin ng responsibly yung kwento, mga kwento at mga karakter sa buhay natin para mas maintindihan natin kung bakit magulo yung mundo, bakit masaya yung mundo. So, if we leave that, if we allow people to responsibly express their art, diba? Makikita natin iba't ibang ideas na pwedeng hindi makita ng ibang mga tao. At yung artist ang pwedeng makapagpakita nun. Now, kung hindi angkop sa ibang grupo ng tao, pwede namang hindi nila itangkilikin yung bagay na yun. Yun lang, Senator. Mr. Chair. Maraming salamat po. Yes, ma'am. Ma'am, Senator Grace po. Yeah, thank you, Mr. Chair. I'd like to thank Director Maley for reviewing our proposed amendment to the MTRCB charter, for appreciating it. Alam niyo po, ako'y alam naman ninyo na lumaki ako sa pamilya na talagang gumagawa ng mga pelikula. Kaya yung aking pananaw, lalong-lalo na pagdating sa mga violent films, mataas po ang tolerance ko dyan. So tama po kayo, iba't iba talaga yung appreciation. And it's good that we have these online platforms for streaming because it also opens up our mind to the cultures of other countries. On the other hand, as mentioned by the director, talaga naghihirap yung industriya natin ngayon. Hindi katulad doon na mas na namamayagpag ang mga pelikula. Kaya nga po itong mga streaming companies katulad ng YouTube, sana yung mga producers natin ay mabigyan ng tamang pagtingin at kompensasyon, kasi ang nangyayari, napapirate doon ang ating mga content. Sana pwedeng maging avenue din yon ng income para sa ating mga content creators dito at magprotektahan naman. Siyempre ito, in all transparency, nabanggit ko si Senator Bong, may mga pelikulang naka-upload doon. Si FPJ, ang dami. Hindi na ito siguro sakop ng MTRCB. Dati OMB ito, pero hindi naman kasama sa OMB yung mga streaming na ganyan. I'm sure sa inyo rin po, Direk, Mati, meron mga pelikula rin dyan na dapat ay sa inyo, pero na-upload ng iba. Kaya dapat may representasyon dito yung mga streaming companies. Not for prior restraint, but just so we can keep the lines of communications open. And I agree that there should really be no prior restraint, and we should encourage nga yung allowing them to regulate themselves based on the laws and appreciation of the laws of the country that they're streaming on. Thank you. Maraming salamat po, mahal na Senadora Grace po. Direk, meron po kayong idadagdag? Idadagdag ko lang po sa sinabi ni Senator po na dahil nga sa hirap na yung pelikula ngayon, no? Hirap magpalabas sa sinehan, nagka-pandemya, lalo pang hindi makapagpalabas sa sinehan. Yung bumuhay po sa maraming filmmakers ngayon sa industriya is really yung streaming. And yung streaming, parang nag-allow sa maraming mga filmmakers, artists, and content makers na makapag-explore ng mga kwento na kuminsan hindi naman ma-approve ng network, TV, ng producers natin dahil mamahalin. Pero pag napunta na sa mga streaming, pwedeng makapag-ambisyon ng konti yung mga filmmakers para makagawa ng mas malaki na kwento at mas malawak na tema, no? Na hindi lang para sa Pilipino, kundi
para mapanood din sa Asia, sa global, no? Direk, bali kayo po ba eh sumasang ayon din kila Direk Sigyon Reyna na wala nang MTRCB? Parang ganun po ba ang ano, ang posisyon niyo? Ang posisyon ko talaga, tama si Direk Carlitos eh. Medyo dated na yung MTRCB. So payag po ba kayo sa sinabi? Kaya nga. So medyo dated na, even the terms have to be changed. Right now nakasulat dito film negative. Diba? Opo. Ano po ang posisyon po ninyo? Ayaw po. Sa totoo lang, opo, kung papunta na tayo sa self-regulation, hindi naman talaga kailangan na yung MTRCB. But since nandito na tayo, at hindi naman natin, siyempre mawawalan din sila ng trabaho, diba? Ginahanapan natin ang paraan na ang pinaka magandang trabaho na pwedeng mabigay ng MTRCB na hindi naman makakapag-violate ng either freedom of expression or yung rights ng artist, no, ng mga gumagawa ng films. Maraming salamat po, Direk. Ma'am, chairperson, kailangan niyong sagutin yan. Nako, hindi natin ma-justify ang budget ng gobyerno dahil ayaw lang namin kayong mawalan ng trabaho. Nako, kailangan po maipaliwanag niyo po sa amin kung bakit kailangan nandyan pa ang MTRCB at mabigyan pa po kayo ng extra powers. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Nais ko lang pong idagdag with regards to Korea. Meron po silang Korean Media Ratings Board and they do classify their media. Okay. Pag sinabi niyong classify, kina-classify po nila. Opo, yun yung gusto niyo pong gawin. Di ba po? Opo, hindi kayo censorship, classify lang. Ayaw niyo nang pumutol eh. Ratings, opo, review. Opo, sige, tuloy po. Opo. But anyway, ang MTRCB po ay nandito. This is the only agency that regulates movie and television. Kapag po nawala ang MTRCB, I don't necessarily need to be the chairman. But pag nawala po yung MTRCB, mas lalong walang-wala na talaga ang pwedeng mag-preserve ng cultural Filipino family values, lalong-lalo na po sa kabataan. Being too liberated is not a good idea. Being too conservative is not a good idea as well. They will be both dangerous, no? That's why their MTRCB should be here to strike a balance. And it is also part of our core mandate to protect the children from anything that may cause disturbance to their minds. That is why I believe that the MTRCB should not be abolished. Salamat po. Balikan ko po kayo, Direk, attorney. Apo. Kanino ko pa hinahanap ang NCCA? Sir Butch Ibanez, pwede po ba kayong magbigay ng opinion mula po sa National Commission on Cultural Arts? Boss? Magandang umaga po, Senator Idol. On behalf of NCCA, na-mention po itong contemporary values po, ano? Papalam ko lang po na may ongoing initiative to streamline values formation programs of various government agencies. Kasama po ang DepEd, NCCA, and CSC as co-leads po sa research ng NEDA at ng NCCA. We can provide you, Senator, ng kopya po nito. Kasi po ang based on sa info po na nag-gather namin, the last National Values Program, NVP, was done noong pong 1992 pa under the Moral Recovery Program. So it would be good to have siguro a study, no, na talaga pong pinagnilay-nilayan at inalam ano ba ang itong sinasabi natin contemporary values. We have to define asan po ba tayo ngayon at maganda po na dumaan to sa mga tulubhasa. Doon naman po sa discussion kanina, siguro idagdag ko lang. Sorry po, maputol ko lang po kayo bago po kayo doon sa pangalawa niyong sasabihin. Boss, pwede po ba na habang kayo po ay nasa panahon pa po ng pagpupulong ngayon, patungkol po dyan sa contemporary? Sabi po sa amin, Senator, it's ongoing. Ongoing po. Ongoing. So pwede po bang maimbitahan din yung ating mga artist patungkol dyan sa usapin na yan? Baka pwede po niyong maimbitahan para makapagbigay din po sila ng kanilang opinion. Kasi ang mangyayari dyan, baka buuin natin yan nang wala tayong nadinig
galing sa kanila, eh baka ito na naman, sabong na naman tayo. Opo, baka po pwede maimbitahan lang sila kasi minsan naman kailangan din madinig lahat ng boses po. Maraming salamat po. Ano po yung pangalawa niyo pong sinasabi? Ay, ito po. Yung regarding po sa internet, ito, we all know it's a subscribed service, no, sa mga tahanan po. So, ibig sabihin, adult po, no, adult ang nag-subscribe, meaning adult po ang may control. So, ano lang po, it's just a perspective po na it's really the parents, no, who can control use of access sa internet. Doon naman po sa mga sites na lugar na nagpo-provide ng libreng internet access, meron pong site blocking. Pwede naman pong i-limit yung mga kaya lang na i-access, no. And then na-mention po kanina din yung YouTube. Tama po si Direk Mark, no, na na-flag po. Bilang YouTube channel po, ako po ay taga Solar Entertainment. Meron pong movie na tinry po namin i-upload. Bago pa po maisa publiko, sinabi sa amin na hindi siya fit for public viewing. Kung meron man pong medyo sensitive scenes, eh automatic po sinasabi ng YouTube na yan ay R18 at ililimit po natin ang viewership doon lang po sa mga registered accounts. So yun po yung base po sa alam namin. Ano? At gusto ko lang po sigurong yung huling point po, kasi we started this morning, no, tukol po sa development of the film industry. May maganda pong sinabi si Rep. Joey Salceda nung isa pong inattendant kong seminar on protection. Ano? Ang sabi po niya, you will not create if you cannot own. You do not own what you cannot defend. So basically, kami po, we can create as filmmakers, no? We can own, but we need help to defend. We need help to defend. I understand po where Chairman Lala is coming from kasi sila po ang takbuhan talaga din ng bayan pagdating sa mga pelikula. But at the same time, no, na meron pong ganun concerns, sana po meron din kaukulang movement po, no, na na-mention po ng NTC kanina, yung site blocking, copyright. Saan po kami pwede mag-report for copyright infringement? At sana po I think kung ang YouTube po o kung sino man site po, no, nasabihan na kung hindi sila kikilos, pwede silang i-block sa Philippines. I-site block. Sigurado po mag-attend po yun sa mga hearing na to. Okay, Sir Butch, isang tanong lang, boss, ha? Sir. Kasi NCCA ka at sa Solar Films. Saan ka dyan? Mahirap mangka sa dalawang ilog, ha? Sige po. Ako po ay empleyado ng Solar Entertainment. Ako po ay volunteer sa NCCA, representing po National Committee on Cinema. Ah, okay. Maraming salamat po, Boss Butch. Salamat po. So, ano, kayo po ay, ano, no? Siya po ay volunteer ng NCCA. Okay. Pwede po nating pakinggan yung ibang, ano, baka nakatulog na sila. Opo, People's Television Network, Attorney Jenica Clemente. Ano po sa palagay po ninyo? Kailangan ba natin na bigyan ng extra powers ang MTRCB? Hi, good morning po. Good morning, Senator Padilla. Thank you po for invitation. We support po the expanding of the mandate of the MTRCB. However, we have question po with regard sa permit po ng MTRCB, sa pag-i-issue po ng permit ng MTRCB. Kasi currently po, we have discussion po on the issue, application po ng permit with MTRCB. Kung i-expand po natin ang power na ang mandate ng MTRCB to online platform, do we also have to apply po ba ng another permit for the sa online po. Kasi we also have, we stream po ng mga programs namin sa Facebook and YouTube po. Ba, ang galing ng mga tanong ni Mama, advance na. O kunwari, na-approve na po. Kayo po ay batas na. Kailangan po ba na sila daw po ay humingi pa ng permit sa inyo pagka sa mga Facebook nila? There is no need to secure a permit to exhibit from the MTRCB if we are talking about films on in the online streaming app or the VOD, because we will just be reacting. So
so wala, has already been exhibited. Pagka nadagdagan po kayo ng mandato, ibig sabihin hindi po nila kailangan hindi ng po permit. Kailangan kung para sa online streaming ang sinasabi niya. Basta meron po silang permit para sa television, okay na po yun. Opo. Solve na po yun. Oh, ma'am, malinaw yun. Attorney, ha? Thank you po. Kahit po hindi films yung ini-air po ng People's Television Network because we're a government agency po. We air po ang mga... currently, ang block timers po namin is private clients po namin. Kapag online streaming, di ba ang framework is different from the one that we have today, which is from the television programs and then the motion pictures. Yun lang naman po yung rinirehistro sa amin at ang mga cable. But not online streaming. So no, we will not require you thank to you register. Thank pwede you. Po ba akong magtanong na outside sa ano? Outside po dito sa topic ng mandate ng MTRCB, magtatanong lang po ako ng about po sa issue na, ay hindi naman sa issue, pero question po personally na ng PTNI with regard po sa preemption po ng MTRCB. Sorry. My question lang po, can I clarify po? Pwede po ba akong magtanong ng personal question to MTRCB? Opo, opo. Malo baka personal yan. Baka love story, ma'am. Ha? Wag naman. Wag naman. Baka kailangan na natin ng Korean novela dyan. Ano po? Hindi po, ano lang. Sige po. Ano pong, gano'n baka personal? Kailangan po natin executive session? Sabihin mo lang, ma'am. Sige po. Regarding po sa preemption po ng mga show po ng PTNI. Kasi ma'am, okay ba sa'yo? Okay po ba sa inyo? Magtanong daw sa... Yes, okay. Oh, thank so, you mag-executive session na lang daw po kayo, attorney. Thank you po. Okay, salamat thank po. Thank you, Chair Lala. Thank you po. Galing naman po sa Kapuso Network, Miss Mildred Sara Garcia at Mr. Legrand R. Tulud. Good morning po, Mr. Chair. Magandang tanghali na po. Ay, tanghali. Opo. Magandang tanghali po, Mr. Chairman. For GMA naman po, I think we support the principle of changing the or amending the charter ng MTRCB. Just like what Mr. Jogi mentioned, we also have a good relationship po with MTRCB. In fact, kung ano man po ang pinapalabas namin sa mga online streaming site, eh, yun lang din naman po yung pinapalabas namin sa aming free-to-air channel. Ibig pong sabihin yan, dumaan na po yan sa pagsusuri or classification ng MTRCB. Wala naman po kaming pinapalabas on the online streaming site na hindi na dumaan sa MTRCB. Yun, so, napakagandang punto nun, sir, ha? Ma'am, halimbawa lang po, hindi naman nangyari yung pinalabas yung sa TV, tapos naglabas kayo ng online, pero nandun naman na yung hindi na-sensor. Wala namang ganun. Yung hindi, ayaw na nga pala nila yung salitang sensor. Dumaan sa kanila. Wala po. Walang ganun. Lahat po ng aming pinapalabas sa mga... Oh, yung uncut. Baka biglang maglalabas ng uncut. Ganun. Lahat po yan ay related doon sa aming mga pinapalabas sa ating mga free-to-air channel, sa ating free-to-air broadcast. Na, yun na nga po, dumaan po sa pagsusuri at pag... classification. So, payag po kayo na madagdagan ng mandato nila? Mr. Chairman, opo, in principle, pero ang... Nako, in principle, ang bigat mo. Pag sinabi natin, hanggang bukas yan. Mr. Chairman, ano? Ang concern po kasi natin dito is the manner of enforcing in regulating... Di po, pero maganda po yung sinabi nila kanina, ayaw na nila po, sila mismo, kahit po may mandato silang pumutol, hindi nila ginagawa. Yes. Opo, napakaganda na po nun. Ano? Yes, po. At ang gusto din nila talaga, mag-classify na kayo ng sarili ninyo hanggang sila naman magka-classify din. Pero siyempre, sa kanila yung desisyon. Parang ganun po ang naintindihan ko, hindi ba po? Opo, Mr. Chairman, nice ko pong dagdagan yung sinasabi with regards to self-regulation na aming hinihikayat ang aming mga stakeholders na gawin. Ang nagiging practice po namin sa kasalukuyan ay kapag may isang material, let's say a movie, na isusumite sa MTRCB para i-review at i-regulate ng mga board members, bibigyan po ito ng naaayon na classification rating, katulad po ng R18 or X or R16.
Kapag po inisyu na ng MTRCB ang rating classification at hindi naman masaya ang producer o ang director, sila na po mismo ang nagtatanong kung bakit. At sinasabi naman ito ng aming mga board members. At sila na mismo ang nag-e-edit at nagsasanitize ng kanilang material at isusumuting muli sa MTRCB para sa bagong review. So that is the example of the self-regulation that we are practicing today with our stakeholders. Yun. Attorney, okay naman po. Ano? Maganda naman po yung kanilang minumungkahi. Mr. Chair, we understand po. We understand the point po ni Chairman po. Ang sinasabi lang po namin, when we speak of online streaming platforms, napaka-broad po yan. The definition given in the proposed bill. Opo, sa sobrang broad nga niya, hindi na natin makontrol eh. Opo. Yun po ang ano, yun ang problema eh. Nabanggit po natin dito yung mga sikat lamang. Yung Netflix, the HBO, yung Google, Amazon. Pero napakarami pa pong online streaming na available dito na hindi po natin alam kung paano natin sila pasusunurin. Opo, attorney, ano na naman po natin kasi dito sa pag-uusap po natin, nagkakaintindihan naman po tayo no, na ang concern lang natin yung mga bata. Yes. Kahit anong sabihin natin na marami, ako okay sa akin yan, dumami sila, walang problema sa akin. Kasi sabi nga ni Direct, freedom of expression, freedom of speech, walang problema sa akin. Kung magkakatrabaho pa dyan yung mga taga-pelikula, okay na okay sa akin. Ang hindi lang okay, sana magkaisa po tayo doon sa usapin na yon. Proteksyon na natin yung mga bata. Habang dumadami yan, ibig sabihin yan trabaho eh. Okay sa atin yun. Walang problema sa akin yun. Yun lang protection sa mga bata. Na sana magkaroon tayo talaga ng line. Yes. No? Between ano ba yung creativity, ano ba yung pornography. Kailangan kasi malinaw tayo doon. Yun lang po. Opo. Ako po, hindi ako kontra. Kung saan kikita ang mga network, mabuti po yan kasi baka pagkatapos ko dito sa Senado, makabalik ako sa kainyo. Yun lang naman yun. Opo, mayroon po kayo idadagdag, attorney? Opo. Nabanggit lang din po kanina yung sa YouTube, yung self-regulation na mention po kanina. Nabanggit po ni Director Maili yung na may flagging system. Banggitin ko na lang po kasi meron din po kaming special partnership with YouTube. And alam po namin na merong community guidelines. May community guidelines po ang YouTube na ini-enforce na mas mahigpit pa nga po minsan eh. Na mas mahigpit pa. Kasi nangyari po sa amin to, personal na nangyari sa GMA, meron po kaming palabas na na-i-plug sa YouTube na kasi nga po nagbabiolate daw ng community guidelines. Ang katwiran po namin, ang ginagawa po ng YouTube dyan, pag-i-explaining sa amin, do you agree with this strike na violation? Ang kinakatwiran po namin dyan, in fact, ito pong palabas na ito ay in-approve nga ng ating MTRCB. So, dumaan po isa sa proseso ng approval ng ating mga local ng local board. So, yun po ang aming kinakatwiran. Ang gusto ko lang i-point out po rito, meron po talagang certain regulations on those platforms na baka kailangan lang po nating i-utilize ng mas mano. Siguro, yun nga po, baka kailangan. Opo, yun po yung sinasabi kanina ni Senator Grace. Oh, ma'am, natataas po kayo ng kamay, ma'am? Yes, thank you. The one who just spoke, is he a representative from what network? Is it GMA? Yes, ma'am. GMA opo, po. Opo, GMA po, ABS-CBN, PTD po, yung nagsasalita po, GMA. Okay, GMA. Thank you for bringing this into our discussion. So, nalaman pala natin that there is a relationship between GMA and YouTube. So, ibig sabihin, meron kayong kausap from YouTube, tama ba? Yes, ma'am. Sino yung kausap niya sa YouTube? Unfortunately, it's from Singapore, YouTube Singapore po. So when you talk to them, you do it online or do they come here? Online po. Online. So meron kayong contact, please submit the name of that contact to this committee. Kasi at least kayo, nakakausap ninyo. Kami, hindi man lang kami naliliwanagan na meron palang guidelines sila. Diba? So at least we can also review that and then feel a little bit relief that
there's such a thing. I mean, I know there is a thing, but we just don't know exactly what the contents are of that self-regulation guidelines of YouTube. So please, I think I'd like to request the chairman of the committee to invite the representative of these streaming platforms next time. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, mahal na senadora. Ako po ay nag-request din po sa inyong tanggapan upang masubpinahan po natin itong mga taong ito para maobliga po silang sumipot dito po sa atin. Meron po kayong gustong idagdag? Wala. Mr. Ladies First, hindi ko po nakikita. Ano po ito? GMA. Okay, digital. Opo, Marlin C. Yeah, I just wanted to point out, sir, yung Mr. Chairman, yung ano po, tungkol sa self-regulation, no? Self-regulation. So, tama na from TV, approved na ng MTRCB, yun yung pinapalabas namin sa social media platforms. And it comes in different forms. Short form, merong mas mahaba, merong buo. So, sa amin, we try to also impose yung sarili namin, parang self-regulatory because of two things. Double-edged sword po kasi sa amin yan. As a media outfit, we know we have the responsibility to uphold values po sa audience natin, especially those na alam natin yung mga bata na nakakapanood ng TV and yung mga free platforms. Second, we siguro po sasabihin ko yung brand safety. If we put out content that is not brand safe, hindi rin po kami kikita doon. I mean, coming from the fact na alam namin, alam naman ng lahat na kumikita kami through advertising. So, yun po. So, self-regulatory na rin kami. Through the help also of the platforms, meron talaga silang community guidelines. Facebook has, YouTube has, and all the other platforms. So, we try to follow that kasi mas automatic sa kanila. They have those facilities na can image recognize, skin, ganyan. So, automatic ida-down niya. We have the chance to complain. And it's not only them. Any user can complain. So if a user feels that hindi okay itong content, ire-report po kami, down na kami kaagad. And hindi, and I think most of the community guidelines, binibigyan lang kami ng chance to say, halimbawa, meron pong point system din yan. If we get a strike, tama po ba, three times, buong channel namin madadown. So, given that it is part or very important part of our revenue stream, ayaw namin mangyari yun. So, that's why we follow both rules, MTRCB, and also yung community guidelines ng platform. Maraming salamat po, ma'am. Pero, may tatanong po ako sa inyo. Hindi naman po kayo masyadong pabor sa YouTube. Ay, hindi naman po. Kasi sa inyo, ako po ay tama po yung sinasabi niyo, maganda, lahat. Ano? Pero hindi po lahat ay kaparehas ninyo na nag-YouTube. Marami pong nandyan sa YouTube, bastos. Pasensya na po kayo. Bastos na ako, ha? Pero nababastosan pa ako. Eh, sobrang bastos na yun. Opo, medyo hindi po talaga ako sampalataya doon sa mga ganong bagay. Opo, ako po ay saludo dahil kayo po ay sumusunod sa MTRCB at sumusunod din sa YouTube. Sana makita din po natin na hindi lahat ay katulad po ninyo. Meron po talagang mga talipandas na nandyan sa YouTube. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Marlin C. Sir, direct. Senator, salamat po ulit. Nabanggit po natin kanina, marami po tayong binanggit na mga legitimate streaming platforms. Pero sana, Senator, matingnan din po natin. Sinasabi kanina na mahirap na nga ang industriya natin ngayon sa producers. I don't know if we're all aware na mas marami po ngayon ang mga pirated streaming platforms na hindi po talaga nakikinabang ang mga producers. Alam ko pong marami sa ating mga kababayan nakikinabang dito, but it's very detrimental po sa mga content creators. Kasama na po dyan yung mga Loklok, yung mga Bilibili, yung mga Supernova, YTS, Movies to Watch. Lahat po yan na i-upload po ang ating mga content, pero po hindi po nakikinabang ang industriya.
So sana po masilip din po natin yan dahil hindi rin po natin alam. Sila po yung mas nakikinabang pero po nakaka-apekto po sa mga content creators po ngayon kasi ina-upload nila ng libre ang ating mga produkto. Yun lang po. Salamat po, Direk. NTC? NTC? Nadinig mo ba yun, ma'am? Ano ang pwede natin gawin doon sa mga, alam na nila yung mga, site ba tawag dyan? Opo. Site na yun. Na nagpa-pirate ng hirap na nga, ma'am. Ang hirap na ng kawawa naman talaga ang mga producer dyan. Mr. Chair, dalawa yung nagtataas ng kamay. Opo. I will let Sir Alvin to answer sige this po. One po. Pwede ba yung bukas? Tanggalin nyo na. Ganun? Sorry, Your Honor. Thank you, Mr. Senator. Sa ano po, on the part of NTC, pagdating po sa mga violations of property rights, ang ano po dyan is we have yung Intellectual Property Office. So pagdating po sa mga violations of property rights, ang maganda po pagdating sa ganyang issue is there is already an office that addresses itong mga property rights violations in the person of IPO, Intellectual Property Office. So pag ganyan po, it's very clear na pag may mga violations sa content that violate property rights, meron pong Intellectual Property Office. So in the case po ng mga, like in the case po nito, that's why we are also supporting po yung enhancement ng mandate ng MTRCB because with online content, na kasi as it is right now, medyo limited lang po yung coverage ng mandate ni MTRCB which is limited po sa television and actually television and cable and movie. Yes, sir. Opo. Pasensya na po, naguguluhan ako kasi nagtatanong ako, may anti-piracy law, sinasabi dito, hindi pa kasama yung online, nakaka-visit na ito. Ano bang, paano ba yan, attorney? Hindi makakagalaw ang NTC dahil wala na naman sa batas? Mambihira, oo. Yun po, Mr. Chair, nakakalungkot man pong sabihin talaga, hindi po kasi talaga kasali sa mandato namin. Actually po, andyan po yung IPO, yun po yung na nagre-regulate po ng intellectual property rights. Sila po talaga ang may main concern with respect po sa copyright problems. Yun po. Hindi nga pa, ma'am, ang haba kasi ng proseso. Ang haba, sobrang haba ng proseso. Direk. Senator, thank you very much. Ang ganda nung discussion natin, we realize, ito yung stand namin as a directors, we realize ang problema natin are not these bills. Ang kailangan amendahan natin yung intellectual property protection. So dapat hindi kasi lumilihis na tayo dun sa topic natin. So basically our stand as filmmakers, yes, we should come up with a law. Sir, please help us na ano, paano natin poprotektahan yung industriya? Paano natin poprotektahan yung mga manggagawa ng mga pelikula na hindi kumikita na ninanakaw yung kanilang ginagawa. So in that regard, our stand is that for now MTRCB is okay, is doing their own work, no? Na ano, and din tama naman yung ginagawa, kinakausap nila yung Netflix. They're trying their best to talk with to coordinate with YouTube, all of these platforms. And lahat naman, lalo na yung mga paid subscription, yung mga video on demand, are cooperating, are doing their best. Paano tayo magtutulungan? Yun naman yung ano natin, goal natin, protektahan natin ang isa't isa at ano tayo, yumaman at lumago tayo by cooperation. Pero yung mga bill na pinapropose dito, especially Bill 1178 and Bill 1063, na parang ang I feel na with due respect to its authors, I feel na cannot and paste na parang dagdag natin yung ano, dagdag natin yung outdoor media, dagdag natin yung video streaming. But we realize that in this forum ang pinag-uusapan natin, ang problema is not the restriction of this. It didn't even mention anything about protecting our children or at least in relation to
to what we as creators are experiencing. Alam natin na may nangyayaring pornography, alam natin na may nangyayaring na hindi tayo sangayon o malalaswa, di ba? Pero how does that relate to this law? Ang problema natin yung intellectual property, yun ang big discussion natin nga. So very interesting na it's good that we have this and we are realizing na ang problema is not the bills or expanding the powers of the MTRCB. It's how we can help the MTRCB do their work better now as it is. So hindi natin kailangan amendahan. We feel as a directors, we feel na okay na, hindi naman namin iminumukahin na i-abolish. Andiyan na yan eh. So magtulungan tayo, andiyan na yan. At mag-cooperate okay, tayo. Magandang balita na yan, Direk. Na hindi natin i-abolish. Direk. I think may misunderstanding holds it's a statement ko. I would like to repeat what I said. I said, ako sa akin lang gusto ko i-abolish ang MTRCB. Pero personal yan, pero personal. Samantalang habang nandito na tayo at nag-uusapan, our position is not to expand the powers of the board. We're not asking to liberalize it as we would want, but we're asking to wag nang galawin ang PD 1986, wag nang i-expand ang powers because it is already unconstitutional as it is. Thank you po. Ma'am Chairperson. Mr. Chairman, I do not believe that the solution is to abolish. The solution is to empower the agency. As chairman of the MTRCB, we will continue to uphold its mandate, and that is to give every Filipino family a safe viewing experience. Yun lang po. Okay. Napakaganda po. No? May gusto lang po ako itanong sa OSG, ma'am. May ano po bang kapangyarihan ng state para mabigyan po ang mga magulang po ano para magkaroon ng regulasyon para maprotektuhan yung mga kabataan? Ano po ba 'yon? Paano ba 'yan? Ano ba ang kapangyarihan ng estado na bigyan ng kapangyarihan ng mga magulang na proteksyon ng kasi kanina sinasabi narinig ko no? Kayang-kayang pigilan ng mga magulang yan. Alam niyo po, sa datos namin, 95% ng ating mga kabataan may smartphone. Medyo ang hirap yata nun. Ako, nagsasalita na ako sa sarili kong experience. That rebelde ako eh sa mga magulang ko. Kaya kong lusutan ang mga magulang ko. Wala pang smartphone. Eh ngayon, may smartphone na. Paano po natin gagawin yan? Ano po ba ang dapat? Ayaw naman natin pigilin ng kalayaan na yan ng mga bata. Dapat manggaling sa Estado. Ano ba yung legal na pwedeng gawin ng Estado para mapigilan itong mga malalaswa? Ako doon lang ako sa mga kabastusan talaga. Ako sa, yun lang. Yung problema ko lang sa binanggit kanina, yung mga online games, medyo may mga games lang na hindi ako sang-ayon. Katulad nung isang game na nilalaro nung isang mahal ko sa buhay na nabatukan ko, nilalaro niya. Dahil nung pinanonood ko siya, sabi, ang nilalaro ay nananagasan ng mangkakarnap, mananagasan ng tao, na pagkapatapos mananagasan ng matanda, bata, may score. At kapag nakabaril ka ng mga pulis, ang taas ng points, yun lang. Talagang yun, medyo naguluhan ako doon. Ano bang klaseng laro to? Ano po ba ang pwedeng maging kapangyarihan natin ng state? Senator, under po our constitution po, it is expressed po that the parents are given the right po to rear their children. So generally po parang yung parang the responsibilities with the parents. However, katulad nga po ng sinabi niyo, we also recognize po na hindi po siya laging nagagawa. Kunyari, for example, yung mga wala pong magulang, 'di ba po? So and that is why po the state has created these regulatory agencies po specifically for that purpose. Ang tingin ko po kasi is here po we are fortunate that we are in the presence of very responsible filmmakers, responsible production companies. However, the state
needs to protect those who are irresponsible po. So I mean, as to borrow po the words of Director Mati po, that those who are irresponsible in expressing their form of art. So kaya po kailangan po yung MTRCB. So kaya po kailangan i-amend po yung batas to include po yung online streaming kasi problem po talaga siya. I think with Netflix, naging fortunate po tayo because cooperative po sila. But Netflix is also very clear, I think, na ang MTRCB at this point has no jurisdiction over them. And it means po, wala po silang power na sabihin, ay Netflix, alisin mo, please take it down. So I think that is why po important po itong empower po sa MTRCB. Po nang sinabi ni Senator Grace po, hindi naman mo natin sila pinipilit o inaano. Ang kailangan lang natin, sumipot sila rito para magsalita naman sila dito. Hindi lang Netflix naman, very cooperative sila. Katulad ng Viva Max, very cooperative sila. No? Yung ang ABS, ang GMA, pare-pareho silang, alam ko, may online din po sila, no? Nandito sila. Ito lang mga ibang dayuhan na pasiga-siga. Siguro, kailangan din po talaga silang makasama dito. Hindi naman po pwedeng ganito naman. Para naman tayong nakikiusap lagi eh. Wala naman tayong gustong, ang gusto naman ng MTRCB, hindi naman i-sensor eh. Ang liwaliwanag naman eh. Ayaw na nga nila ng putulan eh. Ayaw nila noon. Ano lang, magkaroon lang ng cooperation. Parang ganun po ba ang gusto po ninyo? Opo. Attorney, opo. Thank you, Mr. Chairman. Na-mention din kanina yung about the self-regulation. I think hinihingi ni Senator Rebilla, ano ba talaga yung self-regulation? Paano i-define? We are here as resource person and stakeholders na to give our inputs on what it should be, yung self-regulation. But in the end, kayo pong mga senador, yung mga kongresista natin sa House, kayo po yung magdadrop ng ano ang definition ng self-regulation at kayo po yung nasusunod doon. Nandito po, pero kailangan manggaling po sa inyo. Yeah, tutulong po kami. Kami po ang boses ninyo. Opo, attorney, kami ang nihinalal ninyo para maging boses po ninyo. Kung ano sa palagay ninyo ang dapat naming isulat sa batas, kayo po ang masusunod. Kayo, sabi nga po nung isang pangulo, kayo ang boss namin. Opo. Yan, magko-coordinate po kami, isasabit kami ng maayos. May nagsasalita. Senator Ramon Bongribilla, sir. Yes, tama po yung nabanggit nyo, no? Kaya natin tinatanong sa kanila paano i-define yung self-regulation. Kailangan manggaling sa kanila. Tama yung sinabi nyo, Mr. Chair. Dahil para alam natin kung saan tayo tutulay, di ba? Alam natin kung paano tayo gagawa ng batas na makakatulong sa kanila. As we said kanina, hindi tayo kalaban. Tayo'y kakampi. Siyempre, gusto natin mabuhay ang pelikulang Pilipino, ang telebisyon. Pero, paano natin sila tutulungan na hindi naman tayo nakakasakit sa ibang, lalo-lalo na sa mga kabataan. Yun lang naman yun sa atin. Tayo'y kakampi, kaibigan nila. Tayo'y gumagawa pa rin ng pelikula. Tayo'y mga artista, di ba? Hanggang ngayon, gumagawa pa rin tayo ng pelikula. Sa telebisyon, nandyan tayo. Siyempre, ayaw din natin na masyado tayong kinikitil. Ayaw din natin nun. Pero yun nasa tama. Dahil sabi nga, alam natin dapat yung ginagawa natin. Kasi na tinatanong natin sila kanina, paano yung self-regulation? No? One obstacle to self-regulation is you have to open. No? Itong sa radyo na lang na halimbawa, nandyan ang KBP, which is tasked to self-regulate all its members. Kung tama ako, pero maraming miyembro ng KBP na hindi tumatalima sa self-regulation. Remember, we are not looking at the law-abiding and good intention entities or individuals, no? Ang pinag-iingatan natin ay yung mga talagang matitigas ang ulo na hindi sumusunod, no? So, yun ang ating tinututukan, binabantayan. Pero yung sa pag-angat ng pelikula, katulad nung sa South Korea, of course, gusto nating mas magaling nga tayong gumawa sa South Korea nung araw, pero ngayon nalagpasan tayo. Pero hindi ako naniniwala nalagpasan tayo, kaya pa rin natin higitin na
higit na ng South Korea dahil magagaling ang ating mga direktor at ang ating mga artista. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Ramon Bongribilla. Napakalinaw po nun, ha? Kami po ay kakampi po ninyo. Direk? Regarding self-regulation, ho, gusto lang namin i-propose an alternative also. Sorry po, Direk. Sorry, 1 minute lang. Hindi po kayo kumakain. Working lunch po tayo. Para tayong taping, para tayong shooting. Working lunch. Direk? Nabanggit lang kasi ang Korea. Gusto ko rin ibanggitin ang Motion Picture Association of America and then similar agencies in similar bodies in the United Kingdom, Germany at saka Japan. Itong mga sa MPAA, United Kingdom, Japan, Germany are private sector. As far, sa pagkakaalam ko, particularly I'm sure sa MPAA is like that, but alam ko dyan, it's private sector self-regulation bodies yan. In fact, in some cases, ang gobyerno ay nagtumutulong sa funding ng mga yan pero hindi sila nakikialam sa hindi sila nagko-control ng content, hindi sila nagre-regulate. It's private sector. It is self-regulation in the real sense of the word. That's one. The second point is when we say self-regulation again, kasi nababanggit ng mga supporters of MTRCB that it is just classifying, it is not censoring. Again, I would like to point out, right now it is censoring because there is an X power. Kung tanggalin natin yung X power na yon, maaari nating sabihing classification body ang MTRCB, but it is not right now. So 2 points. Thank you. Maraming salamat po. Ma'am, kailangan mong sagutin yan. Hanggat meron daw kayong X doon, kayo ay censorship. Well, okay. Wala pong problema. If you can, you can call the MTRCB a classification board, a censorship board. What we're doing is serving the country the best way we can. The president appointed us for a purpose, and we will continue to uphold our mandate as mentioned earlier. Okay, and we will continue to X if we feel it deserves an X rating. Apo, Direk, meron po kayong gustong... Wala, yun lang ang gusto kong sabihin. Kaya huwag tayong mag-pretend na classification yon. We do have censorship. And our position is dapat yung censorship power is removed. And if we cannot remove that, we are here to say, let us not expand the powers of this already censorship body. Tony? We are limiting ourselves dun sa definition ng censorship or regulatory body. But... Maybe the people here should also know that aside from that, we are also doing some other, we have a mandate also, like the closed captioning law. We have to monitor to implement that. Yung nakasulat doon, to help our viewers who are hearing impaired. And we also have we are also the agency tasked to monitor the compliance with the SSL, the Sign Language Law, FSL, the Filipino Sign Language Law, na as part of our, that's given to us. So we are not limited to censorship or rating. We also have that mandate. So. Salamat po, Atty. Nag-task lang po. Sorry po, Senator Jingo Estrada, meron po kayong gustong sabihin? Well, thank you. I've lost track of the discussion since I was away for a couple of hours. I just would like to ask one question addressed to the MTRCB, if I may. Apo, Chairperson, may tanong po si Senator Jingo Estrada. Well, kakayanin ba ng MTRCB na i-regulate ang lahat ng mga contents sa lahat ng mga streaming platforms katulad ng Netflix, Amazon, etc., etc.? Mr. Chairman, Your Honor, maraming salamat po. Kagaya po ng nabanggit kanina, hindi po namin intensyon na i-review bago ma-release ang any film na lumalabas o ang lahat ng films na lumalabas sa mga streaming platforms. This is humanly impossible for the MTRCB to do. We will do a monitoring and a post-review by way of entertaining the concerns from the viewing public because we take our complaints and the concerns of the public seriously. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Madam Chairperson. Salamat po, Your Honor.
Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Jinggoy Estrada. Naririnig ko po si Senator Grace po, ma'am. Yes, thank you, Mr. Chair. Just an enjoyer to the statement of the gentleman beside Chairwoman Lala about closed captioning. I'd like to call out the MTRCB on this matter. This law has been approved so many years ago. Please implement this already with the networks. Now, I know that there's that sign language, but remember, there are those that are hearing impaired that cannot understand sign language. We should be able to have that option with our digital TVs to turn on the closed captioning. In fact, it will also help some of our countrymen to be able to understand what's being said and to read. So, pwede ba gawin na natin yon? Ang tagal-tagal na nun. Mr. Chair, I'm sorry, I have another commitment. I'm about to leave, but I would like to thank you for conducting this very productive hearing, Mr. Chair. And I would also like to thank the chairman of the MTRCB. I understand the pressures of what you're going through, especially being summoned to a hearing like this. But I share the sentiments also of many that you're doing your best to balance responsible viewing and freedom of expression. To our resource persons, the directors present here today, thank you for reminding us of the importance of creating freedom and freedom of expression. So for that, with that, I would like to thank you again. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po sa ating Senadora Grace po. Ma'am, tatalon na po tayo. Kasi yes, ako naman, parang nakuha na namin, kami pong mga inyong mambabatas, ay nakuha na po namin ang mga signal na gusto po ninyo at nahirinig na po namin ang mga opinion po nito. Pag-uusapan na lang po namin ang patungkol dito sa mga bills nito. Ngayon naman po, pag-usapan lang po natin yung mga bagay na pinag-uusapan ngayon ng mga tao, katulad po noong pelikulang Plane na ang ating pong mga mahal na, sorry po, ma'am Arcilia, may gusto po kayong sabihin bago tayo tumalon. Yes po, thank you very much po, Chairman, Senator. Ang sa akin po, I'm not here as a representative of the actors. I am here as a Plane television viewer. Gusto ko pong malaman, because they have been talking about, self-regulation, not a censorship, but paano po natin ina-allow ang rape scene on primetime TV, on free TV? Yun po ang gusto kong malaman. It's a rape scene on primetime TV, it is a free TV, and then we also bring it up over to the YouTube, so that everybody can see it kung wala naman silang TV. So bakit po ina-allow yon? If you want me to be more detailed, I can. But, you know, just to be on the safe side, it is a pilot episode of a very sought-after, primetime TV program. Okay, it aired for 8 years. Now it has a different setup now. Okay, and we as viewers are looking at it. I go, wait a minute. Are we validating the bad people out there that we are saying, okay, it's good to do what you're doing because you see it on TV? Ganun po ba ang gusto natin mangyari sa ating society? And also, at the other point of subscription, yes, you can subscribe before you can see this, this lewd and obscene, pictures. But how is it that they're, are being allowed to do or to showcase some semi-pornographic, programs? I mean, it is a one after the other. That they're showing. So it's really flooding the market with these kinds of programs, Senator. It is really, from our point of view, wala po akong ano, it's a personal opinion po sa akin, because we have children that watch TV on prime time. They're not sleeping yet, So they watch these programs. So yun lang po ang concern, Senator. Okay. Maraming salamat po. Ma'am Senator Grace po. Pasensya na.
paalis na ako, pero the topic has gotten more interesting and this is actually a little bit trickier. With that comment on Ms. Arcelia, I appreciate it as a parent. That's why I'm sure you're proactive. But, you know, when it comes to rape scenes, it doesn't mean that we are condoning it or we are encouraging it. In fact, even shooting or killing somebody, these things are being shown on primetime TV. It's just a matter of how it is presented because these are social ills that we cannot sanitize our content just to show a perfect community. Now, let's say, when it comes to the rape scene, I was talking to Chair Lala earlier about this Batang Quiapo rape scene. In fact, they already advised them to tone it down for free TV. Katulad may isang part doon yata na tinatanggal yung panty or whatever, na inalis na yon. If I'm not mistaken. Kasi hindi naman pwedeng lahat ng ipapalabas natin walang patayan or walang mga ganyan. Basta merong redeeming social value. Yun yung importante rin doon eh. Na hindi naman sinasabi, ah, puro rape lang, puro rape. Okay na yon eh. Pornographic na yon o kung ano. So that's my opinion about that. Now, since the chairman already opened up the topic on the movie Plane, natanggal na, they were able to comply. In some streaming services, hindi mo nga makikita. But I was able to watch last night. Ako lang, my view about this is, pag napipintasan halimbawa yung gobyerno, kunyari, katulad ng mga pelikula ni FPJ na sinasabi, judge na humihingi ng suhol, si Judge Valderrama, dun sa kapag puno na ang salop. It's not necessarily a criticism on the judiciary as a whole. So for me, pag merong mga sinasabing ganon, I think that it is proper for the military to release a statement that that's not true. And also for our brothers in Mindanao, we should be able to recognize that they are already achieving more peace and order in the region. But then we cannot really stop these companies from producing content just because we might say that it's injurious to the reputation of an institution. So that's my view on that. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, mahal na Senadora. Okay. Okay na po kayo, ma'am. Na balik na po tayo kay Plane bago tayo lumipad. Ma'am, nakatanggap ka ng napakaraming bashing dito sa pagtugon mo sa aking call. Ano po ba ang posisyon ngayon ng MTRCB? Ano po ba nangyayari ngayon dito sa Plane? Mr. Chairman, una po, maraming salamat. Wala naman, hindi po kasi ako nagbabasa. So, hindi ko nababasa yung mga bashing. But ako po ay naririto bilang pinuno ng MTRCB para gawin ang aming trabaho, kagaya ng aming nabanggit kanina. And noong pong nakita namin, nalaman namin na may concern ang ating mga butihing senador, of course, we take concerns very seriously. Binibigyan natin ng pagpapahalaga ang mga concerns ng ating viewing public. Much more, syempre po, ang ating mga legislators. Kaya po agad-agad naman po kami nakipag-usap sa aming mga distributor at ang aming ahensya ay kumilos agad at nakapagbigay po kami ng official statement na para po sa aming mga board members na nag-review. Bagamat ito po ay fiction, kami po ay naririto para mag-re-evaluate at mag-re-examine ng material. And we are doing that. We are in the process of re-examining it. Maraming salamat po, aming chairperson. Gusto naman po natin marinig ang opinion po ng Armed Forces of the Philippines. Ma'am. Mr. Chair, pasensya na po. Hindi, gusto ko lang po idagdag. Apo. Pasensya na po. Gusto ko lang pong idagdag na while we were in the process, ang distributor po ng nasabing pelikula na The Plane ay nag-volunteer. They voluntarily pulled out the film already. And we have the letter. Ah, okay, magandang balita po yun. Winidraw na nila Opo. Yung pelikula po nila bilang pagtugon din po
sa ating ini maraming salamat po. Hingi lang po natin ang opinion ng ating Armed Forces of the Philippines dahil sila po ang tinamaan dito sa pelikulang to na ang sinasabi ay ang ating pong kasundaluhan ay hindi na makita. Nabahag ang mga buntot dito sa mga terorista. Ating pong maririnig ang ating sir sa EFP. Sir, magandang tanghali po. Sir? Hello, good afternoon. Ma'am pala ito, ma'am. Ma'am, magandang tanghali po. Good afternoon, sir. Ma'am, maraming salamat po at kayo aming kapanayam. At alam niyo po ba, nabalitaan niyo po ba itong pelikulang plane na binibidahan ni 300? Yes po. Opo, ano po ang maimumungkahi niyo po dito? Sang-ayon po ba kayo sa sinabi, sa dialogue dito sa pelikulang to na ang ating gobyerno ay inutil? Yes, ma'am, naririnig po namin kayo. Am I audible? Opo, opo. Sir, with regard to the dialogue as well as the direction of the film, although it reflects as to, or parang nadi-disadvantage po yung AFP. However, we also submit to the constitutional right, freedom of expression as well as the speech. And then, however, we support po the proposed legislative measures in expanding the mandate of the MTRCB. And then, we will just submit our full comments in an official position paper and upon signing an approval thereof, sir. Thank you. Okay, maraming salamat po. Napakalinaw po ng paliwanag ng ating Armed Forces of the Philippines. Opo. Chair Robin, Ma'am Grace, meron po Ma'am Senator Grace. Opo. Gawa tayo dito sa mga direktor na nandito. Gawa naman tayo ng pelikula na nagpapakita ng mga katapangan ng ating mga sundalo. Balanse lang 'yan, 'di ba? Kung sino yung gumawa ng pelikula ng ganun, yun ang expression niya, kaya din natin gumawa ng pelikula na ipakita naman natin ang galing ng ating mga kawal. Yun lang po. Thank you. Opo, maraming salamat po, Senadora Grace po. Napakagandang mungkahi. Gawan naman po natin ng pelikula ang mga sundalong Amerikano na sila naman po ay walang kakwenta-kwenta. Opo, gawan din natin ng pelikula ang gobyerno nilang walang kakwenta-kwenta rin. Para iyaan naman po ang ating constitutional right. Yan, ang galing! Okay, pakinggan naman po natin sila. Hello? Ma'am Grace, meron po kayong sabi. Opo, Ma'am Grace. Natawa lang ako dun sa sinabi mo. Yung sinabi ko, gumawa tayong pelikula para sa mga galing nating sundalo. Dinagdagan nyo na pwedeng gawa naman tayo na walang kwenta yung gobyerno nila. Aba, nasa karapatan natin yon na gawin din yon, di ba? Kaya ngayon na sinasabi ko, o yan yung opinion nila, pwede naman natin kontrahin. Pero yung personal ko lang, at kung na hindi naman yon injurious to the reputation. Kasi yun ang expression nila, creative expression. But I understand the predicament of the chairwoman. Kasi syempre, Chair Robin, pag tayong nagsalita sa Senado, talagang bibigyan tayo ng panahon ng ating mga butihing kasama sa trabaho ng MTRCB, sa gobyerno din sila. So yun lang. Pero ako okay lang yung plane na yun, ha? Para sa akin. Tapatan lang natin ang kung anong gusto natin at sabihin natin yung mga kontra natin. Pero karapatan din yun ng creative content nila. Thank you. Maraming salamat po, mahal naming Senadora Grace po. Meron po kayong gustong sabihin, ma'am? Okay na po kayo? Wala na po. Direct, sige po. Gusto ko lang tutugan yung sinabi ni Senator po. I think
Kaya nga ho, ang magandang sagot talaga sa pagpapahayag ng isang material na hindi natin, na we feel maaaring kasinungalingan, maaaring hindi maganda sa image ng bansa. Ang magandang ang alternatibo at magandang sagot doon ay hindi less expression, hindi banning ng pelikula, kundi more expression. Mag-imbita tayo ng more opinions, more filmmakers to make films on saying what we find to be good for our country, pero hindi yung mag-ban ng kahit anong expression, kahit anong material. Because talagang the answer to irresponsible speech is more free speech para makalabas yung the other side. Let's invite the debate. Let's encourage the debate. At yun ang para makita ng audience kung sinong tama, kung sinong, kasi marketplace ng mga ideya yan, malalaman ng audience kung sinong responsible, kung sinong tama. At doon, yun ang maganda, yun ang kagandahan sa demokrasya. At yun sana ang ating i-encourage wag nating i-encourage na mag-ban ng pelikula, pero free expression lang ng mga everybody's voices. Maraming salamat po, Direk. Maririnig naman po natin ngayon ang opinion po ng governor ng Hulo, Sulu, na dito po sa pelikulang Plane ay sinasabi na ang mga tao dyan sa Hulo, Sulu ay mga terorista. Governor, assalamualaikum po. Waalaikumsalam, sir. Governor, nandito po kami ngayon sa Senado. Pinag-uusapan po namin ang isang dayuhang pelikula na ang pangalan po, ang titulo ay Plane. At dito po sa pelikulang to ay malinaw sa mga dialogue at sa mga video sa kanya pong pelikula na dyan daw po sa Sulu ay wala ng gobyerno. Totoo po ba ito? Ganito po, sir. Una, pasensya na po kayo. Hindi po ako nakarating. Dahil una, kahapon lamang po namin natanggap ang imbitasyon ninyo at napakadaming bisita yung mga foreign tourists, mga puti. Kaya ang grupo nila ay most traveled tourists. Dumating, madani sila at ganun din sa Philippine Statistics Authority from the Central Office ay madami rin na dumating, kaya hindi namin masyado nasikaso yung imbitasyon ninyo. Hingi po kami ng paumanhin sa inyo, sir. At tungkol doon sa pelikulang Plane, na maraming salamat sa pagdaano ninyo po yung concern, sir, sa ating mga kapatid at ating bayan na Sulu. Kami po, una, hindi po ako nakakapanood ng sinit po eh. Kaya hindi ko rin nakikita yan. Pangalawa, ang mga film na ganyan kasi hindi pa sila nakakarating sa Sulu. So, alam nyo naman po, sir, yung mga ganyan, karamihan ay fiction. So, walang yan. Imagination lamang nila ang mga ganyan. Kaya sana hindi nila gagawin yan kasi napakaganda ng ating lalawigan ngayon. Madami-daming tourist na pumupunta sa ating lalawigan. So talaga, nakikita naman namin, sir, ang concern mo sa Islam na kahit anong fan ay binabantayan mo. Kaya mahal ka ng mga kapatid mo, mga Muslim at mga Christian. So, sa ating lalawigan, hindi kasi napapansin yan dito sa atin kasi na hindi man niya pinapanood. Ang pinapanood yung Tagalog.
yung drama ang pinapanood ng ating mga kababayan. So, kaya po, hindi lang makapanood ng TV dahil ang misis ko, siya ang boss na manood ng drama. So, yan sir ang ano. Pero maraming maraming salamat sir, sa concern mo. At ako po ay suportado ko ang inyong mga proposed measure na mga bills ninyo para sa ating mga, lalo-lalo na sa movie industry, the Filipino movie industry. Una, bago tayo pumunta doon sa mga ibang pelikula o ibang mga industriya ng sine sa ibang bansa, dapat talaga suportahan natin ang atin. At yan din naman ang gusto ng mga taong bayan. Yung mga drama na pelikula ang Pilipino. So, yun. Sir, ang ano, na pwedeng-pwede, gawin natin yan, bakit ang Korea nagawa nila na mas magaling sila ngayon kaysa mga ibang mga foreign films? Ang galing-galing nila, lahat ng tao rin dito sa atin, yan din ang pinapanood. Tingin ko, kaya rin naman natin yan, basta suportado yan ng ating pamahalaan. Yan ang bigyan natin ng pansin muna. O dapat charity begins at home. So yan po, sir. Maraming salamat po, mahal naming Governor Sakurtan ng Hulo. Sulu. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Assalamu alaikum. Ah, ma'am. Ma'am Senator Grace po. Ma'am Senator Grace po. Opo. Maraming salamat. Thank you, sir. Oh, maraming salamat kay Governor Sakurtan. Na-meet ko na rin po siya. Alam ko matapang din talaga yan. At gusto kong sabihin na talagang napakaganda ng ating mga lugar dyan sa Mindanao. At maganda nga na sinabi niya, suportahan natin ang pelikulang Pilipino. At sinabi rin niya na tungkol dito sa pelikulang Plane, ito ay isang fictional movie, no? Kung matatandaan ninyo, ang daming, siguro si FPJ may pinakamaraming pelikulang ginawa tungkol sa kagandahan at kagalingan ng ating mga kapatid sa Mindanao. Nandyan yung Muslim 357, nandyan yung Perlas ng Silangan, nandyan ang Zamboanga dahil believe nga siya dyan. Kaya pag may mga sinasabing mga ganito tungkol sa Mindanao, eh meron naman tayong mga pantapat dyan. At katulad nga na sinabi nyo, itong si 300 na aktor dito sa pelikulang Plane, meron din siyang ginawang London Has Fallen. No? Parang gano'n na pelikula. Akala mo parang mga inutil rin yung mga security forces dyan sa UK. Diba? But you know, that's not necessarily true, that it's fiction. So may mga pantapat din ng mga pelikula that will dispel those claims of other movies. So again, more information, not less. But curated information is also important. So the parents' participation is important. Nag-comment na si board member Manet na goodbye ako ng goodbye pero sulpot pa rin ako ng sulpot sa screen. Alam mo, pag passionate ka talaga sa isang bagay, hindi mo mabitiwan eh. So, meron pa akong pupunta ng event para sa mga mayors dyan sa Manila. So, ito na talaga. Goodbye and thank you, Mr. Chairman, for allowing all of us to share our opinions on the matter. Thank you and bye. Maraming salamat po, mahal na Senadora Grace po. Opo, may pumapalakpak? Ah, FPJ. Opo. Maraming salamat po. Opo. Yung pong patungkol dyan sa sinasabing fiction, alam nyo mga kapatid, maaring sa iyo, nakakapalakpak kayo. Pero kami, sa mga Muslim, hindi kami kailanman papalakpak. Fiction sa inyo yan, pero tumatama sa amin yun. Hulo is not fiction. Philippines is not fiction. Lugar namin yun. O, maaring sa inyo, okay. Pero sa amin, mananatili ang posisyon namin. Nasaktan kami rito. The Muslims will never accept that this movie is a fiction. Maybe for you, but for us, no. Because terrorism is never a part of our religion. Sir? Sir, ano lang.
I stand with you. No, pumapalakpak ka. Bawal dito eh. Hindi po. Kanina pa ako kumakalma sa inyo. Pumalakpak ako kay... Hindi ko gusto pumapalakpak ka. This is my hearing. Humihingi ako ng paumanhin. Senator, I agree with you. Yung sa... nirerespeto ko yung naramdaman mo. I am active also helping with the BARM authority through our government services. Ang... nag-agree kami. Ang position lang namin is about banning of films in general. So, nirerespeto namin yung ano, yung nararamdaman nyo. And I agree with that na ano. Masakit 'yon. Ako yung ginagawa ng China ngayon sa Pilipinas, apektado rin ako. So, it is not ano na alam namin na masakit. Mo, direct, may ginawa ang Disney. Binan yung, ng Pilipinas ng 7 dash line. Hindi, sagutin mo muna. Sandali, nagsasalita ako. Apa. Nagsasalita ako. This is my hearing. You listen to me. Apa. Ginawa yung pelikulang ng Disney na about sa West Philippine Sea na ayaw natin pumayag. Nagsalita ba kayo? Sinabi niyo ba bakit binan? Hindi pa po kami kasama sa ano nun. Sa... Kailan lang yun? Sir, yung ano po ha? Sagutin nyo ako, bakit hindi kayo nagsalita ng patungkol doon? Binan natin yun. Sir, hindi ho kami yung wala ho sa posisyon namin yung magsalita against... nagsalita nga kayo dito against si ano eh. If I may, sir, yung ano ha? Ang sinasabi ko dito, direct, huwag tayong masyadong ano, kasi nasasaktan na kami, mga Muslim. Pagdating sa amin, okay sa inyo lahat eh. Pero ito, example lang yun, parehas ang sitwasyon niyan. Walang umangal ni isa sa inyo noong nag-ban tayo ng Disney movie. Pero ito, Muslim, hulo. The heart of the Muslims, the Sultanate of Sulu. Lahat kayo okay lang, fiction? Bakit? Yung Disney, di ba fiction yun? Sir, inuulit ko po, hindi po kami nagdi-disagree sa nararamdaman nyo. In fact, personally ako, tama kayo doon sa sinabi nyo, nag-agree ako. Yun lang po, direct. Yun lang yung akin. Ano lang, kasi doon nag-react kayo eh. Nag-react kayo dahil nag-react kaming mga Muslim. Hindi po dahil sa Muslim. Wala po kaming binabanggit. Hindi, yung kasi ang point namin. Apo. That is the heart of the Sultanate of Sulu. Apo. We agree with sabi ko na rin. No problem. Maraming salamat po. Ano lang? Discussion lang. Discussion lang to. Yes, direct. Senator, yung plane has been, ang binanggit namin sa statement, yung plane has been regarded even by the international press as mindless B-movie entertainment and not a reliable commentary on our affairs. And that's why we were coming from that na yaan ang impact sa international press ng pelikulang yan at hindi nakakasama sa ating reputasyon. Kaya we made that statement. Well direct, mas maganda po natin sabihin ano, kung sa amin kayo nag-side ng mga Muslim. Hindi kayo nag-side doon sa foreign sana sa amin kayo nag-side kasi we are your people. Yes, we respect them. Okay lang sir, we respect. Napapa-English ako tuloy direct sa inyo. May respeto kami sa yung Muslim culture and all of this and everybody's culture. Ang inaano namin is ang binigyan namin ng pansin was the move to ban that film because kagaya ng pinanggalingan ko kanina, freedom of expression po at dapat sana i-invite natin ang other voices to talk about freedom how good the Muslim culture is. Direct. Freedom of expression, hindi lang po yan yung director noon. Kami, meron din freedom of expression. It is our right to express ourselves that movie
Wow! My yes. goodness! Yes, we agree. We agree. Totally agree. And dapat nga, kagaya na sinabi ni Senator Paul. Bawal ako mag-English dito, direct. Kagaya nga sabi ni Senator Paul. Panukala ko yung mag-Tagalog. Sana mag-gumawa din tayo ng ibang movies to say about how good our country is. Our Catholic culture. Maraming salamat culture, po. Yes, direct. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Direct. Okay na po. Maraming salamat po. Baka meron pa pong gustong magsalita. Hindi po yata kayo anong guest. Bawal po, bawal po. Sorry, sorry. Hindi po kayo kasama sa ano. Bawal po, bawal po, bawal po. Pasensya na po, bawal. Next time po, i-ano po namin kayo. I-guest po namin kayo. Bawal po kasi. Opo, meron po pong gustong magsalita? Ma'am? In closing po, Chairman, Senator. Hindi pa po tayo mag-closing. Apo. Apo, baka meron pa po magbigay ng ano? Ano lang. We hope a... Okay na po tayo? Online na mga senator natin? Wala na po. Okay, maraming salamat po. Magtapos na po tayo. Hindi pa po natin to i-adjourn sapagkat marami pa pong concern dito sa mga panukala na ito. Katulad po ng may mga sa panukala po kasi na involved yung BIR, yung DBM kasi meron po doon patungkol sa pagdadagdag ng tao. Meron po kayo doon na gusto nyo yung inyo pong pondo, hindi na bumalik sa National Treasury. Yung mga ganun po kasi involved na po doon ang ibang ahensya ng gobyerno. Kaya hindi pa po natin ito i-adjourn. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga bisita. Pasensya na po kung meron pong mga hindi pagkakaintindihan. Hindi naman po ibig sabihin noon ay tayo po ay maghihiwalay ng magkakagalit dito. Yun lamang po, katulad po ng sinabi ni Direk, freedom of expression, na exercise lang po natin yung ating mga kalayaan na magsalita at ipahiwatig yung ating mga nasa isip at damdamin. Pero hindi po ibig sabihin noon ang mga taga-pelikula ay pag-alis po dito ay magkakagalit na. Hindi po, kami po ay natuto sa bawat isa. At nire-respeto po natin ang creative point of view ng bawat isa. At nagpapasalamat po tayo. Sana wag po kayong madala, direct. At yung pong sinabi kanina, maganda po yun. Inihingi po namin, katulad po, inabot po sa akin ng aking abogado. Napakaganda po nung inyong mungkahi kanina patungkol po dun sa intellectual property. Napakaganda po nun kung makakagawa po kayo ng example na para masundan po namin at yun po yung gagawin naming panukalang batas. At tama po yung sinabi nyo kanina, kung gusto natin talagang tulungan ng pelikula, ito pong patungkol sa MTRCB, party lang ito. Party lang ito para makatulong sa pelikula. Ang pinakamahalaga pa rin ay maproteksyonan ng pelikula against piracy. Dahil ito po ang kalaban. At yun naman po ang sinabi ng NTC at ng OSG na hinaantay lang po nila yung mandato ng batas para makagalaw po sila para itong mga site na ito ay ma-takedown ba tawag doon? Ma-takedown? Yun po. At ganun din po sa mga television networks na sila naman po ay sumusunod sa inyo, Viva Max, sumusunod sa MTRCB, ang atin pong iispatan ngayon yung mga talipandas. Katulad po ng sinabi ni Senator Bong Revilla na hindi po sumusunod sa inyo. Yun po yung mga bagay na ating hahabulin. At kung ano man po yung magagawa namin na panukala, pagsasama-samahin po namin para magbigay po sa inyo ng mandato, hihingan naman po natin ng opinion yung mga direktor na kanilang sinasabi na wag naman sanang masaktan sila. Kasi napakaganda din naman po ng mga punto nila, Ma'am Chairperson. Pero kami po lahat ng mga taga-pelikula na nandito sa Senado, naniniwala po na kailangan madagdagan ang mandato ninyo para labanan po natin itong mga online na to.
naniniwala po kami doon. Katulad po ng sinabi ni Attorney Rafael Ricalde kanina, ang dapat nating proteksyonan yung mga bata. Malinaw po yun sa amin. Pero hindi po natin kailanman pwedeng pigilin yung ating mga direktor na mag-isip pa, palawakin pa yung kanilang creativity. At sana dumating din po talaga yung panahon na masabi po ni Direk Sigyun Reyna na hindi na kayo censorship kung hindi classification na. Yun din po ang isang pangarap natin na mangyari. Kasi sa ngayon, ganun po talaga, nasa adjustment tayo. At doon naman po sa Actors Guild na sumusuporta po sa panukala natin na sana maiwasan na itong mga malalaswang mga palabas na ito. Dahil tunay pong hindi naman kasi yun ang representasyon ng isang artista. Kasi minsan yun na lang yung nagiging representasyon eh. Na puro laman na lang. Puro kagwapuhan, kagandahan, eh hindi naman yun ang ibig sabihin ng pagiging artista. At yun naman po ang ipinagmamalaki natin na gawa ng mga pelikula ni Direk Sigyun Reyna, ni Direk Mark Maley, ni Direk Mati, ni Direk Lauren Jogi. Yun yung mga pelikula na gawa ng Viva na sana doon po tayo humawak, doon po sa usapin ng ang artista ay talino. At talento. Hindi lamang kagandahan, hindi lamang katawan, kung hindi ito po ay sining. Napakahalaga po nun. Kaya maraming salamat po. Ako ay muling nagpapasalamat sa lahat po ng dumalo ngayon upang maglahad ng kanilang posisyon at pananaw ukol sa mga panukalang batas na magpapalakas ng mandato ng MTRCB. Sa punto pong ito, minumungkahi ko po ang pansamantalang pagsuspinde ng ating pandinig sa araw na ito. Kung wala pong mag-object sa ating mga kasama, ito po ay ngayong ang hearing at pagdinig na ito ay suspindido. Maraming salamat po.